sikap, hindi na siya makatulog nang hindi nagsa-sunrise, no? So anyway, I would like to discuss further what's with the demo dun sa tubig. It's really powerful. Actually, I've tried showing that to our medical partners in Tugaygaraw. All of them are doctors. Some of you know Dr. Noreen and others like Doctora Sylvia and other doctors. They were really so amazed with what happened with that. Actually, it's really amazing kasi, as you can see, it's very impossible for you to really remove the chlorine in the water, especially if there is no filter, tama? But as you can see, it was been easily removed with a single drop. Actually, why single drop? It's, the glass is 5, pero ang drop lang ng sunrise is 5, di ba? So if you're going to analyze that, it's like a drop per glass. Ang nagulo kasi, I'm studying nutritional medicine right now, and when I was in college, talagang my favorite science is chemistry and anatomy, no? Talagang mga grades ko dyan, uno. So when it comes to chemistry, I'm really amazed with the results kasi the reason why there was no chlorine in that, di ba nalagyan ng reagent yung last? That's so impossible. Nandun yung chlorine, but na-normalize siya nung sunrise. What's the reason? It's because yung explanation ng antioxidant. Kasi ang antioxidant is the one that's giving an extra electron, no? So the symbolism of chlorine is not only because of the chemical in the water, because when you have chlorine in the water, the main effect of that, your body will be so acidic. And our body cannot withstand that. If your body is acidic, it is going to be destroyed in the latter part. That's the truth. And the sad part, acidity doesn't only belong to the food that you eat. Acidity, stress can also be a big contributory factor when it comes to making your body so acidic. Sino pong stress dito? Ah, diba? Everybody's stress. Yes, sister. Yes, sister. No, it was been neutralized. That's what I'm telling you, sister. It's been neutralized already. Yes, the chemical composition of the chlorine doesn't exist anymore because, tandaan nyo, ang mga chemicals, they are, nagkakaroon sila ng difference because of the chemical structure, right? So, pag dinagdagan mo siya ng ibang atom, hindi na siya. Ganon. Like, di ba, nitric oxide. The nitrates, it's NO3. When you remove the oxygen, it's already not nitrates, it's already nitric oxide. So by giving enough electrons, you're going to change the molecular structure. So meaning it is not the same anymore. That's the reason why the chlorine doesn't exist. What I'm telling is you did not remove the chlorine by using any filter. But how come it was been neutralized by the sunrise? That's how powerful the sunrise is. And not nobody can even question that. Even the doctors na talagang sabi na, Cookie, it's mind blowing, right? Sige, sister, I love you. Just the reason why I'm answering you, but questions will be asked afterwards. I only respect you because I studied in St. Paul. Yes, sister. It's okay, sister. It's okay, sister. Ano po, sister? Come on. Oh, please. It's okay, sister. Yes, it's not brown, it's deep red. Yeah, that's the reason why I only put, yeah, it's deep red, that's the only one, the reason why I put it in a very single, maliit lang, no? Because if I'm going to put plenty, the water will be like red, no? Because why is it like that? The more deeper it is, the more powerful the anthocyanin it has. You understand? So the more deeper the color, the more great it will have the effect in the body. And sabi ko nga, it's really great that we have an amazing product. Like a while ago, I cried while going here because my mom, I love my mom so much. Syempre, she's already turning 60, no? Siguro because of the heat. She, ang BP niya is like, laging, hindi siya high blood. Maybe because of the heat. Twice this month and last month, ang BP niya nag-go 180 over 100. And she was bleeding profusely kanina daw. Yung una may blood clot and namamanhid na yung kamay and yung brain. So, buti na lang may kayani. Sabi ng mom call,
Kukit, ang galing talaga ng product. I cannot explain it anymore. Sabi niya, from 180 to over 100, uminom siya ng 5 sunset, 10 ml ng Nitro FX, and 2 sachets of sunrise. Wala pang 2 minutes, the BP became normal. Wow. Sabi ko, how, paano na lang kung walang galing yung parents ko? And my, I love my parents so much, no? So it saved the lives of my parents. That's why I'm really more passionate to share it. So, I suggest you never get run out of the product. Lalo na yung mga, meron kayong mga mahal sa buhay. Never ever, don't ever risk that. Kasi sa akin ah, more on it's, the business is very important. Actually, that's what I'm going to tell you right now, the proper way of making it so huge in this. But, set aside mo yon, there are far more higher important things. That's the lives of your loved ones. That's your greatest why. Kaya sabi ko kanina, I cried kasi, paano kung wala si Kayani? How, what will happen to my parents? Aanuhin ko yung pera. Aanuhin ko yung luxury ng buhay. If the persons that in my inner circle, the people that I love are, they died or they suffered or, do you understand? The same with you. No, that's why we're talking here. Before I proceed to what we're going to discuss, I would like to share with you yung sinabi ni Cap na ating symbolism. So, by the way, our official color is green. No, it was been decided. Actually, I want, what we want is, honestly, it's orange. But naisip namin, mas gusto ng ating general manager ng green, no? So, and it has something to do with my dream also. Kasi si Ma'am Kate mismo talaga nag-decide yan for us. And of course, we have to respect the decision of our GM because we love her so much, di ba? So, honestly, when I was in Boracay conducting the first team building with my serious lawyer downlines, no, mga attorneys yon, they are very huge businessman. I had a dream before the team building started. So it was a dream that is so unique and I really cannot understand why is the dream like that. And I'm a Christian and of course, in all aspects, di ba? Talagang sometimes the dream has something to do with, sometimes it's a guidance, di ba? Not only in Christianity, in other religions as well. So sabi ko, ang weird yung dream ko kasi every time I have a dream, minsan di ko maalala. Do you also feel that when you wake up, you know you had a dream but you cannot remember? But this dream was so really vivid and it was really like, wow, talagang ang linaw. And it was, I dreamt of a frog, no? It's a frog. The frog was color green. And the frog was, it jumped on my hands. So, syempre ako, babae, kikay, nandidili ako, di ba? Palaka, yuck, di ba? Sticky, narealize ko, kulugo, pangit, di ba? So, in my dream, tinatanggal ko yung palaka on my hands. Talaga, hanggang sa, ang tagal-tagal, hindi ko siya, yung buong effort ko, tinapon ko yung palaka, hanggang sa, ang dikit niya, and then, tatapon ko yung palaka, pero ano nangyari sa palaka, what happened to the frog? It became so huge. Wala siyang sounds, but nakatitig sa'yo, lumaki. Ganyan. So when the frog went so big, it jumped again to my hands. And then, it looked at me in the eyes, and then, inopen niya yung mouth niya, and then sabi niya, nilabos niya yung dila niya, and yung dila niya kumapit sa kamay ko. And then, I woke up. Sabi ko dun sa team ko, Mao, I had a very unusual dream. Kasi every time I had a very clear dream, something happened. Something is really happening. Like, last 2 years ago, wala pa si Kayani, I dreamt of me walking on a pile of pupu. Talagang, alam mo yung pupu? Talagang, dinamdiri ako, ba't puno-puno ng pupo? And then talagang may lumubog pa ako sa kumunoy, pero hindi nalubog yung bibig ko, pero puro pupo. Pero the pupo doesn't smell bad. Ang daming tae. Sabi ko, bakit kaya? And then wala akong alam doon. Then I told my mom, sabi ko, Mama, you know what? I dream of tae. Sabi niya, ay, hala, anak. Sabi, ano pa na ginawa? Madami ba? Sobrang dami, Mama. Talaga gabuntok, lumubog pa ako. Sabi ng mama ko, praise God! Kung bakit praise God, itain nga? Paano praise God?
Utai, ako praise God ka dyan na. Sabi niya, anak, you know what? Pera yan. Sabi niya, it's money. Lululurin ka sa money. Kaya hindi ko nalulok eh. Talaga dito lang, no? So, and it came true, no? Sabi ko talagang, grabe, yung money is really, you know, it's abundantly flowing now. And dito, when I researched on this, hindi ko sinabi dun sa aking downline kasi inisip ko, kung negative, hindi ko na kukwento. No? But she told me, upline, alam mo ba yan? It means prosperity. Sabi niya sa akin, pero di ako naniniwala. I researched on my own. Sabi niya, kasi upline, sabi niya, di mo ba na-release yung mga Chinese? Di ba sa merong palakos, may kagat-kat na pera? Baka yun ba yung napalaginig mo apply? Yes, I go, no, it's not like that. It's a real problem. So nag-research ako, no, and one of the most credible research that I've researched is this. Ayan, no? So babasahin ko sa inyo, ha? Ito yun. When you see animals in your dreams, may mga meaning siya. May hawk, may lizard, may peacocks, may shark. No, but when I dreamed of a frog talaga, sabi dito, animals in dreams, such frogs, represents blessings, love, and prosperity. Oh. Sabi niya, if you dream of holding a frog in your hands, take note. Holding a frog in your hands, it suggests that your fondest wish shall come true. Wow. Take note, kinausap ko ba yung author? Ilagay mo ha, na nasa kamay ko yung frog ha. Diba? It's there, tinatapon ko pa nga eh. Nakaganyan nga siya nung uni. Sobrang taray ko, ginano mo pa. Ganyan, nakaganyan siya, eh ang kulit ng palaka. Lumaki pa, tapos ayaw ko, sa kagat talaga. So grabe, palaka na yun, no? So, sinabi naman dito, if you dream that your frog is like, dream frogs also symbolizes spiritual and emotional transformation, no? So, syempre, sa network marketing, you're going to be really develop fear in all aspects. Kasi dito, babait ka, your personality development will grow, you will be a blessing to a lot of people, no? It symbolizes that. And pero, pag sinabi dito, pag maingay daw yung palaka, if the frog is croaking in your dreams, it means that kailangan mo magdasal. And quiet yung aking frog, no? Wala siyang ganon. And the frogs in the dream, in the water naman daw, kung nandun daw yung tubig, it suggests that you're going through some emotional turmoil. Wala yun. It's just that the frog is in my hands. And when I researched deeply, ito pa yung sinabi niya dito, when the frog jumps, take note, tumalun ba yung palaka sa akin? Yes, no? Tumalun talaga. In your life, it indicates that now is the time for transition, opportunities for transition. And we are on the right time. Why? We are transitioning already. Up this coming April 3, our 30, our system will be different. The way you approach everything is different. The way you're going to study the business is different. We're going to have a huge transition. Ano yung transition na yun? It will be for your own good. Hindi ka lang papagod mag-present. Gusto niyo ba yun? Yes! You will be duplicated fastly. Gusto niyo ba yun? Yes! And that's what's going to happen because I'm starting to enjoy what I'm doing. It was only yesterday that we tried, di ba? My gosh, ang sarap magnegosyo. Just imagine when we tried the system kasi we already know about it. We were in a church. It's a huge church. What's the name of the church, Han? Jesus something, no? It's a huge church and they hate network marketing. And super hate nila and it was really bawal sa church. But you know what? They signed up. And dalawa pang builder pa. Ang matindi, pinapadeliver ka agad. Kami pa tumanggi. And you know what we did? So simple. I don't even open the laptop. Open, but we don't even explain the product for 30 minutes. It was just like a kwentuhan. And this and that. And this and that. That process, that's the same thing you're going to do. Excited ba kayo? Yes! Yes, and you will see, you will not waste your time. You can present as many as 10 people a day. And oh my gosh, talagang sabi ko mga kaikap, masarap mo when we do it wrongly, makita mo pala yung prospect. Kahit iniisip ko na pwede siya makatulong sa income ko, napubwisit ako eh. Sa totoo lang, ayan ang papalapit na. Minsan pinapagdasal ko pa, sana huwag sumin po. So, you know why? Magpipresent ako ng 45 minutes ng product. Tapos magkukomplan ako ng mga 20 minutes, papakainin ko pa. Diba? Tapos, mamaya-maya ba nagpipresent ako, ano nangyayari? Sa middle ng toko trainers na ganyan. Na-experience niyo yun? Yes! Diba yung
yung client mo, pinakain mo na, tapos pagdabos at saka mo, ma'am, we're done. Oh, okay na? Diba? Tapos ikaw, sama ng loob mo. Ayoko na. Titingnan mo yung bill mo, gusto mo saksakin. Diba? It's like nothing. And I experienced that, no? So, alam ko kayo din, no? Minsan kulang na lang, lumuhod ka, and this and that. Ang mangyayari, lalo sa mga bago, you're depressed. Iisipin mo, para sa akin ba talaga si Kayani? Diba? No? So, that's what's really happening with us. So, ito pa pala yung meaning, no? I would like you to understand this very well. Okay, we're going to have a great transition and... The frog also undergoes incredible transformations, no? So, it's a good way to represent our journey in this business. Now, what is the other meaning of this creature? Frog understands what it's like to undergo some serious growing pains. Because in what we do in this business, you are really going to experience so much pain, especially if you're hard-headed. Kung alam mo na masyado kang magaling, no? If you think na alam mo na yan, may mga downings ba kayong acne? May mga ayaw magpatuto, no? Because here, you're going, the more humbler you are, the more you're going to be successful. The more empty cup you are, the more you are going to be successful. And that's it. That's the frog. It's really going to undergo that kind of transformation. Now, in many cultures, the primary symbolic meaning of frogs deals with fertility. Alright? So it means... Ang ibig sabihin, frogs are laying enormous quantities of eggs. Ibig sabihin, if that is the meaning, mangananak tayo. No, dadami ang itlog nyo. No, yung mga lalaki, hindi na dalawa. No, dadami ang itlog nyo, di ba? So, ibig sabihin, we're going to be so plenty. No? So, ang sinabi pa dito, ito, take note, no? Therefore, making fertility symbol as well as the symbol of abundance. Wow. No? So, ako, honestly, I'm sabi nga ng mentor ko, okay, you know what? It is a sin to become poor. No? If you're poor, it's a sin. Sabi niya, why? Because God provided you everything that you can for you to be really successful. The only thing that you have to do is discover that. And I believe, lahat tayo dito, we found it na, di ba? All we have to do is know how to do it very well. No, sabi nga ng frog, it symbolizes what? The essence of abundance. And I believe it is our birthright to be abundant. Tama ba? Do you believe in that? That we are born here to be prosperous. We are born to be rich, no? And that should be not, kailangan wala kayong question doon. Kasi bakit naniniwala ba kayong anak na kayo ng Diyos? Yes! Pag hindi kayo naniniwala, kaninong anak kayo? No? So, di ba, what's my point? And God is a faithful God. He is a great God. He is amazing. He is really bountiful. So, meaning it's overflowing. What's the reason why hindi ka magiging successful? It's because hindi mo ina-accept. That's the first thing. And kung ina-accept mo man, hindi mo pa rin ginagawa ng paraan. How are you going to do that? Right? And that's very important. That's the first phase. Na kahit mahirap ka ngayon, kahit wala kang makain, or hirap na hirap ka sa mga tuition fee ng anak mo, or whatever you're struggling, there's still a way. The only way for you not to be malungkot or madiscouraged is kailangan, number one, your belief system should be overly whole, no? So we are born to be like that. And also, the frog symbolizes luck, it symbolizes purity, it symbolizes rebirth, renewal, fertility, healing. It symbolizes transitions, dream, opportunity, and metamorphosis. Meaning, big change. Talaga, wow, metamorphic change. Now, sabi naman, let's go to other culture. Sabi sa Egypt, it symbolizes yung frog-headed lord nila. It means the child of birthing. Diba sa network marketing, lagi na nanganganak? Kahit hindi galing sa'yo? Diba pag nagka-downline ka dito, anak yan. Pag nag-recruit yung downline mo, anak yan ulit. Diba, you're going to build generations and generations. Kung kaya nga dapat dito, ang mindset when you involve in network marketing, lahat ng downlines mo, you will treat them as family. No? Hindi mo sila titratong cannibal, cannibalism. Yung ibang mga downlines, yun ang nasa isip. Downlines na susulutan pa. Diba? We are human beings. We are not, you know, cannibal. No? So,
kung ganun yon, kanibal yon, no? Si Celts naman ito, no? The frog was the lord, no? Siya yung Diyos ng mga Celts. And sinasabi doon, it represents a curative, healing power. Wow. Ano ba binibenta natin? Sabon? No? We are what? Sherry? Kayanig. And kayanig, does it help the body to heal itself? Yes. So it's perfect, no? And sabi pa dito, let's take note of the Western and European views. Sabi dito, sa Western, the frogs has three stages of development. It means it's an egg, it's a tadpole, and an amphibian. And an amphibian, pwede sa lupa, pwede sa tubig, no? And what is good with that? Ang ibig sabihin daw niyan is, it symbolizes resurrection and spiritual evolution. For this same reason, it is a common Christian symbol in the Western and European point of view for the Holy Trinity, diba? And resurrection. So it is seen as a Christian art to express the symbolism of the Holy Trinity of God. So it's really amazing. Now, in China, ang ibig sabihin naman daw niyan is yin energy. It means positive, no? It means good luck. And when it comes to feng shui, it encourages again childbirth. Talagang dadami ka ng dadami. But take note, please make sure that you just love and respect your downlines. Do not ever make love. Especially if you're married, no? No? Iba kasi dinadownload si downline. No, nagkakaroon ng downloading. Alright? Now, no? So, frog, okay? Sabi pa dito, when it comes to Japan, it symbolizes the image of protection. Just imagine, ang ganda ng palaka, di ba? Pero di natin ma-appreciate. And Hindu, it symbolizes, what? The cosmic level of connection. So that is very good, no? That's the reason why we decided that our team will symbolize the frog. And honestly, I'm finishing a module for everybody. The name of the module is Frogination. You like that? You like that? And what's the meaning of that Frogination? Once you finish the training system, you will be able to duplicate fast. You will be like frogs spreading in the whole world. No, that's excited the most, Frogination. Yeah. No, so ano ibig sabihin na pag nagkita kayo sa convention, pag magkakasama tayo, pag naka-green yan, you can ask, "Hi, are you a frog?" Yeah, pag sinabing, "Yes, frogs." Ibig sabihin, Team Conqueror yun, okay? And we will be launching that symbol soon. Ang gagawin natin, we will be wearing white t-shirts and magsusuot tayo ng guantes na papagawa natin ng pampalaka, no? It's yung kamay lang na ito dalawa. Kasi ang magiging symbolism natin from pag nilaunch na natin yung team, it's like this. Okay? Ito siya. Symbolism natin, hindi gano'n ha, hindi adukin. It's like that. Okay? There. It's a white. Naka-pattern din siya sa caring hands. No? Alam niyo kaya ni caring hands? Ang hands nila is naka gano'n. Alright? Kaya lang sa atin, naka ganyan. Naka-triangle. Bakit? It symbolizes the triangle of health. No? So it symbolizes us being together. You like that? Yes. So that is our symbolism. Now, so let's proceed with what is the most important thing, no? I would like to congratulate everybody for being here. Lahat po ba dito members? Yes. No? Kasi kung hindi, hindi tayo magiging connected, no? I'm assured that everybody's our members. We've been in our journey in this business for quite I think 2 years already, but to tell you frankly and honestly, ngayon ko lang na-realize, me and Cap is doing the business wrongly. Just imagine, I never experienced, di ko na-realize na yung pagiging mali namin, no, we're modesty aside, we are now being mentored by one of the greatest MLM. We are now icon in the world by his, he is really a famous network marketer. I have two mentors right now. And I've realized that kami pala ni Kap, what we do is a mentor ko. There's nothing wrong with that, alright? But it's going to be so slow and it's going to be so risky at the same time. Why? Because
people doing that kind of mindset, that's the small scale business mindset, what will happen to the team is, if they're going to wait for the product till it has an effect, number one, not all the body system is the same. That's number one. Number two, not all the stress levels is the same. Diba? Yung isa siguro bangot sa utang. Yung isa ang daming asawa. Yung isa siguro hindi niya alam yung gagawin niya. Do you understand? So if that is the case, the effect of the product will not be the same with everybody, right? Yeah. So if that's the case, ano mangyayari with you? Pag hindi kumita, ano mangyayari? Madi-depress. Sabi ko, oo nga, ano? So what we're going to, what will happen is you're going to what? Fail, no? Sabi niya, it's not wrong, but it's so risky. And sabi pa niya, Cookie, what is the most important thing in this? Wala kayong whiteboard, ayun pala, no? Mayroon pang ano, sabi niya, may good drawing lang ako. Hindi ko ito makakalimutan, no? Pakita niyo siyang magpapa-discuss ko sa inyo mabuti. Sabi niya, Cookie, sa negosyo na yan, you have to consider, di ba? Ito lagi tayo eh, di ba? Pag nagbibilog-bilog tayo. Yan, di ba? Pag nagdodrawing ka ng kayanis like that. Hatiin daw yan sa gitna, no? So, that's like that. And hatiin mo to sa apat. So sabi niya, Cookie, there are important things that you have to consider in your success in your business. It has to, you have to consider the company. You have to consider the compensation plan. You have to consider the product. And you have to consider the system. Alright? And the biggest part that you have to consider is you. Now, ito yung reality sa atin, no? We have an amazing company, right? Yes. Walang tatalo sa company ng Kayani, to tell you honestly, bakit? We are the only international company who has disclosed, no, the income potential of a distributor publicly in America. Bakit siya big deal? Because if it is been, it is in public, alright, if they are open into the scrutinization of the IRS. Ang IRS, ang BIR. Sa Amerika, walang pakiusap dun. Walang under the table dun. Hindi naaareglo ang BIR group. Pag sinabi nilang bayaran mo ko ng $50,000 ngayon, pag hindi mo ko nabayaran ngayon, isasarado yung negosyo mo. Ganun ang IRS. Just imagine, Kayani is showing the whole world publicly how much the distributor is earning money. Ang pinaka average income lang, ha? Average income lang ng Purple Diamond. Average, may high pa yan, no? Ang average income ng Purple Diamond na sa US income disclosure is 10 million pesos a month. Yes. So what's my point, no? Just imagine, kaya natin palang kumita dyan. Bakit marami ba Purple Diamond sa Kayani? Marami ba? Yes, no? Marami. Actually, may red pa nga. Ang dinisclose lang ng US is up to Purple. Bakit? Kasi nakakatakot nang i-disclose ang red. Kasi ang average ng red is like 20 million. Ang average ng double red is like 40 million. O mamaya, may mangidnap na. Diba? Do you understand? So what's my point? Our company is very compliant. We are under the laws of DSA. Our founders are amazing. They never closed a business. 120 years of existing, totally amazing founders. Our comp plan is scrutinizingly amazing, especially for people who are very active, who are really building the business. Why? Sabi nga ng mentor ko, Cookie, if your comp plan is really good, and if it will sustain, you have to understand this. There's a clue for you to understand if the comp plan is great. What is that? The comp plan has to be complex. Complex for the people not to understand it in one sitting, and complex for the people to attack it. Yan ang key for you to discover if the company is really great. And we have that. We are the only company who is going to give you the pay gate income up to 12 times. And people doesn't even understand what the pay gate is, right? And our product, wow. Our product is so amazing. Actually, you can never question the product already.
because the efficacy of the product is already been proven by world-renowned doctors. And those doctors will not really put their name at stake if our product is not working properly because the product is already good. It's done deal. Kapag may naniwala sa inyo, pag nagsabi sa inyo na kunyari, ma'am, wala namang effect sa akin yung product eh. May na-experience kayong ganun? Alam nyo, sasagot nyo sa kanila? Pag, uy, wala namang effect yung product sa akin eh. Anong sabi mo sa kanya? Ma'am, tao ka ba? No, honestly, because No, kidding aside, it is the science that is telling you that is proven. Pag sinabi nila, ma'am, o pwede yun, tao ka ba? Yung second mo sagutin, ma'am, ininom mo ba? Baka sinampo mo. Naka, diba? Kasi nasa siya siya, you know? So, it's so impossible if it will not have an effect. Why? By the way, I would like to discuss it with you deeply, na konti lang sa product. What is good with Kayani? Our theme for this year is go... Wala na. Go wild. Alright? Bakit go wild? Our product is more on the wild side. Okay? Pag sinabing wild, mas higher siya sa organic. Kasi ang organically produced na product, sabi nga ni Dr. Abbas Qtab, you cannot assure the people that it is 100% pest-free. Okay? And number two, because of the environmental factors that you are experiencing right now, and because of the climate change, the different factors that is now affecting the plantation, it is not that viable anymore. Ibig sabihin, yung peak ng nutrients niya, hindi siya ganun ka-peak. Do you understand? That's why we are so proud because our product is wild. Ibig sabihin, it is the nature who really take good care of it. It's not the other people, di ba? Do you understand? So our product is great. Now, dito tayo nagkakatalo. Yan. Diyan tayo nagkakatalo. And honestly, this is the main reason kung bakit tayo nag-fail. And to tell you, with all gladness, we have the system right now. Right, no? So, are you excited? Yes! Ako nga eh, excited. Gusto ko na nga siyang matapos kasi it's in my mind already. I'm just going to write it on, no? Bakit? Kasi kailangan niyang i-duplicate sa inyo. But me, I can do it already. The system is now there. Because kung walang system, it will not really, really be sustainable for us. And number two that I will assure you, the system cannot be done without a team. Okay? That's the reason why si Kap lagi niyang ini-inculcate yung we should be one. Sabi nga nung mentor ko, cookie dito sa ganitong industry, if there's no culture, you will be end up like vultures. No? Gusto maging piltre? No? Nakikagat ka na lang ng tira-tira? Ganun yun ang mangyayari. Kasi bakit? Piltre ka, makikikone ka sa ibang sistema ng iba. Di ba yung tira-tira nila naririnig mo lang, hearsay mo, kukunin ka sa iba, hearsay mo, do you understand? So that's really sad. Dito, teamwork is very important. Sabi nga nila, culture will eat strategy for breakfast. Kahit ano bang strategy mo na mag-suffer, maging successful, if you do not have the system and the culture, you will not sustain. That's the reason why binabanggit sa inyo ni Kap, kailangan meron kang team conqueror. Kasi ang team conqueror, ito yung kultura. Hindi natin pwedeng i-adapt yung mga iba nating kultura na wala yung present na nagtuturo. Kultura nga eh. Do you understand? Parang ganito, paano mo tuturuan yung anak mo, ikaw nasa abroad ka? Diba? It has to be connected. It has to be, has a personal touch. No? Kahit sabihin mo merong audio, it's different. No, kailangan magsisimula with the personal touch. That's why it is very, very important. Now, the first thing that you have to understand here is yung concept on how are you going to see this business. Ganito yan. What I'm going to discuss with you is the main reason why do you have to understand, why do you have to do this business. Bakit napaka-importante ng MLM? Bakit napaka special itong industry na to? Because honestly, if you're going to understand this whole system called network marketing, it is the industry that is really being understood not only by a few but almost 95%.
To tell you honestly, based on the studies that's been done by the expert, 95% of the people that is already involved with this industry doesn't completely understand what's the true meaning of MLM. At ito pa masakit, even company owners doesn't understand the meaning of MLM. Kasi ang company owners, their point of view is into sales. But you are, like, what is the greatest giant in this network? It's Amway. That is the most credible network marketing company, no? It's Amway, yes, it's Amway. But the problem is, Amway did not really innovate it, right? What they had in the first place, they still have it now, and that's the problem. Ano ibig sabihin? Because now, whether you like it or not, we are now in the internet stage. Before, pwedeng gumana ang cassette tape. Dati, pag may balita, yung headline ina-announce ng 90 seconds. Napansin nyo dati? Dati telegrama. Ngayon, ang headline 3 seconds na lang. Sa isang shoot ng balita, ang headline 3. Diba? At nababasa mo lahat yun. Lahat ngayon, instant. The same with how are you going to deal with the people. They want bilis. They need speed. And that's the problem with Amway, with Forever Living. They did not innovate it. So that's the reason why there are more companies existing right now who are going to pay you in a better way. Eh, ano sabi nga? For you to be successful in the industry, you have to get all of those. And to tell you frankly and honestly, Kayani is the really perfect vehicle for the best MLM company right now. Kaya kinukongratulate ko tayong lahat, we are here, no? So, we're so blessed. Because if you're going to see that this business is pipichugen, I tell you honestly, I'm sorry. You're wrong. This business is really so huge, and it's really something that's going to change your lives. And when you became successful here, it means to say that you've touched so many people. You've changed the lives of so many people. And that is, for me, the greatest thing that you have to do here to create a legacy before you go bye-bye. Diba? Because when it comes to really earning money, I know it's good to earn money. But it's just the first phase for your satisfaction. When you're there, you're going to search for more. When you're there, there's still a space in your heart that is really searching for something. And that, what is that? That is your essence to contribute. Tandaan niyo yung sinabi ko. When you're there, when the money is there, and when everything is already all right, your heart will tell you, are you satisfied? No, because there's a space that you need to contribute. And I tell you honestly, in this business, the only way for you to really go to the money thing, to the lifestyle thing, the only way for you to do that is to contribute to a lot of people. Ano yon? You have to help them to develop as a whole person. And that is the greatest discipleship that I can tell you, no? So kaya sabi ko, it's a very noble business, and this business is somehow like going to give you the greatest residual income. When you say residual, it's like you can sleep, but still the money is going to the bank. And I tell you honestly, don't get me wrong, we're not talking about money. For me, the perspective of having a great income is you have to create your value. What's my point? Hindi ka pwedeng bayaran ng 1 million kung ang pagkatao mo ay pang 50,000. Hindi ka pwedeng bayaran ng 100,000 kung ang pagkatao mo ay pang 10,000. Do you understand? In this business, the more you develop as a greater person, the more your value you will be paid. Because this is a relationship business. So what's my point? Training is very important. Your attitude is very important. The way you listen is very important. The way you be patient is very important. Kung iniisip nyo that this talk, this kind of training is not important, then you go out this room right now because you will not be successful. And I tell you, mas maganda mag-resign ka na rin. Mag-customer ka na lang. Because in this business, if you are really serious about this, you have to really say to yourself, I need to develop as a person. I need to be patient. I need to learn. I need to grow. I need to become a leader. Honestly, this is my mentor told me last night. Lahat daw ng distributor ko, I should assume
right now that all of you guys are double black diamonds. So what's my point? Alright? What's my point? If you were a double black diamond, I should be treating you like a double black diamond. Ano ibig sabihin? Kailangan ikaw responsable ka. Hindi ka pwedeng magdadahilan-dahilan sa akin kasi double black diamond ka. Ikaw, sir, kung hinihingi ko makulit ka, hindi ko umatin ng training, hindi tayo pwede mag-usap kasi double black diamond ka. Ang double black diamond, responsible. Alam niya ang ginagawa niya. Has a great leadership. Sinabi niya, pag hindi daw ganyan, pag ganyan daw ugali, next. No? So I have to assume until they prove that they are. You understand? When I'm going to speak to you, I have a high expectations on you. Hindi ko hindi kila in-expect ko sa'yo na ikaw magpoprotect sa grupo mo, hindi mo sila dadayain, hindi mo sila lolokohin. Igagayin mo sila, hindi ka makakatulog, na hindi ka responsible to help them grow. That's the sign of being a leader. Now, sabi niya, well, the first thing that you have to make them understand, especially yung mga first-timers sa MLM, sino po dito yung first-time nag-network? Please raise your hands. See, there you go. Huwag po kayo mahiya. Yan. Alright. So, yung mga first-time na nag-network marketing, tingnan nyo yan. Yung mga uplines nyo, you are responsible to really what? To help them. Alright? But take note, this is something that I've learned. Sabi ng aking mentor, Cookie, it is not your responsibility to make your downline successful. Medyo nalito ako doon. Sabi niya, what is your responsibility? Your responsibility is make yourself successful so that they can be successful. Do you understand why? You cannot lead if you are not doing what you have to be. Do you understand? Bago maging successful ang downline mo, you have to make sure that you are successful first. Because wala kang pwedeng ituro kung hindi mo alam ang ituturo mo. Sabi ko, wow. And that's crazy. So anong ibig sabihin nun? Sabi niya, this is the first phase. Ang first phase ng ating training is all about this one. Ang unang-una nyo kasing kailangan gawin dito, actually we have 7 process. And I cannot explain that to you in one single day. That 7 process, that is the system, it will be duplicated, it will be on the phone app. Alright? This kind of system, I will be putting it also in the phone app. Ang maganda sa phone app natin, everything is there already. Lahat ng comp plan, detail, lahat ng product detail, lahat ng trainings detail. Inayos ko yon. There are trainings for elite diamonds. Mayroon akong training for jades, iba ang training ng sapphires, iba ang training ng emerald. Bago ka maka-raise doon, you have to pass a certain rank. Because you know, honestly, hindi po sa pag-iyabang or anything with else, I paid so much money for me to learn all of these things. And I will just give it for free for those who deserve it. I paid more than $500,000 for this mentorship. Why? I need to grow. Just imagine $500,000 for just to help me grow. So this is what you're going to learn tonight is really valuable. Sabi nga niya, para ako nagdideposito sa inyo ng 10 million sa banko. Yun ang worth. Kasi euro nga daw ang value. Eh. Sinasabi niya sa akin, talagang euro, millions of euro. So the first thing you have to understand, you are leaders. The first thing that you have to make sure sa downlines ninyo is they understand this concept. This is the first thing. When they sign up, alright, kailangan pag-aparin pa, review sa kanila itong phone app. I'm teaching them this. Ikaw bilang upline, naiintindihan mo din siya. Kasi imi-mentor mo in a small group yung mga downlines mo when they sign up. Ang purpose ng launch document is when they sign up already, kung may oras siya on that day, you have to make them use of that. They have to put them by heart, they have to create goals. But within that, no, kailangan nyo pa rin silang ipaintindi ito. Now, what are the things that you have to understand? I'll start. You have to understand first, especially kung your first year, you have to understand what's the true meaning of MLM. Alright, why? Because if you don't know what you have, you cannot really see or feel or for share the confidence that you have. Kailangan kasi ganito yan, in this business, you have to be confident enough. Do you understand? And kailangan, paano ko magiging confident? You have to change your mindset. You have to rewire your mindset. How are you going to rewire your mindset? By feeding the mind the facts. Feed them the facts. Hindi pang bubola. Bakit? Anong ibig sabihin ng MLM? Basically, it has
meaning, no? So, pag sinabi mong MLM, ano bang narinig nyo? Anong, sa mga, be honest. Una mong narinig ang multi-level marketing, sir. Anong narinig mo? Pag sinabing MLM, networking. When you hear the networking, what is the meaning for you? Dati. Inviting people. Scam. See? Ikaw. Scam. See? Ikaw. Ano? Scam. Oh. So, ibig sabihin, lahat tayo dito scammers. No? Kasi we believe that it's a scam. No? So, no, bakit gano'n? Kung kayo nga naniniwala na yan ang nasa isip nyo, what more yung makakausapin? You understand? So for me, to really let you know that this is something huge, is basically, mapatindihan, ang ibig sabihin. From the word itself, marketing is moving product or service from manufacturer or provider to the consumer. Take note of the word moving products. It means, hindi necessarily na magbenta ka. Alright? Take note, selling is a part of it. It's going to really boost or make your business overdrive. But, hindi yan ang main concept. The concept of marketing is moving of products. Ang ibig sabihin, pwedeng gagamitin mo siya. Pwedeng gagawin mo siyang sample. Pwedeng siya ipang may maintain mo as a person. Do you understand? Yes. Like us, in every single thing that we do, we need to take the products, right? Kasi whether we like it or not, if we're not going to take the products, our health will deteriorate. Do you understand? If that's the case, we are moving the product. Are we selling the product? No. Do you understand? So that's it. So pag multi-level, it means it refers to the system of compensation provided. From the word itself, multi. Balikan natin yung diniscuss ko na yun. Anong sabi nung ating mentor? The company should be complex enough for it to be really good. So pag sinabi sa multi-level, it means more than one. Pag sinabi multi, paulit-ulit kang babayaran. Do you understand? Sa kaya niyo ba paulit-ulit kang binabayaran? Yes. Yes. So see, and when it comes to level, it means generation. Meaning, you're going to be huge here if you build a lot of generations, anak. So meaning, from the word itself, it is a helping business. So by just understanding that, malalaman mo na what you do is really noble. Alright? So that is the meaning of multi-level. Now, there are three basic things that you have to understand for you to be really involved with this kind of industry. Retailing. Magkaiba po ang retailing sa network marketing. Alright? Ang retailing is grocery store, drugstore, department store. So, dapat ang mindset mo dito, hindi ka lang mag-venture sa benta-benta. Lalo na yung trial pack, di ba? Murang-murang ng trial pack. 850, binibenta ng 2,500 to 3,000. So, hindi yan ang goal mo, no? Dito, you cannot maximize your dream by just selling the trial pack. You understand? Now, direct sales. It's yung mga insurance, yung cookware, encyclopedias, yung mga Avon, yung Tupperware. Direct selling is good, you're going to earn income, but it will not give you receivable fortune. Tsaka hindi lahat ng tao merong mukha na kayang mag-direct selling. Do you understand? Yes. Pili lang. Ako, I never sold anything. Kasi ang selling, kulang na lang kumbinsin mo talaga, sige na pare, isa lang naman eh. Ano ka ba? Mura-mura lang yun. Ikaw naman naka-trail blazer, kaya hindi mo kaya bumili ng trial pa. Diba? Grabe, magkano mountain ng kotse mo? Hindi mo kaya bumili ng Prada? Diba mukha kong sirang ulo, no? No, honestly, diba? But you do that when you do direct selling. Kulang na lang, takutin mo. O, diba? Alam mo yung mga ginagamit mong cookware? Grabe! O, no, totoo yun. Yung mga plastic, may BPA yun, mabagal yung mga anak mo, magmamana sa'yo. No, diba? Ganun ang direct selling, no? So, a multi-level marketing, we're gonna discuss it today, how powerful it is. And, mapapansin nyo may number 4, pero hindi siya kasali sa basic method. But, in other companies, pyramid is legal. Yan, alam nyo ba yun? Sa ibang mga countries, it's legal. But in the Philippines, it's not. So, meaning, ano sabi ng mentor ko, cookie, maraming mga companies that they are really allowing the business structure that doesn't have any product, but
If it is not regulated in your company, it means it's illegal. And to tell you frankly, sa Philippines, any company that doesn't have any product, it is illegal. Wag, mamindset ka ng mga hindi, sa Europe nga, marami kumikita eh. Andiyan na yung apply ko, Amerikano eh, yung taga-Europe. Yes, huwag mong awayin, totoo yun. Dun sa bansa nila, pwede yun. Ang tamang pagsasabi mo sa kanila, yes, I know it's not a scam in your country, but in our country, yeah, and remember, you are in the Philippines. In the country it is, I'm sorry. Kawawa ka. Huwag mong sayangin pera mo dyan. Do you understand? So, yun yun, no? Yung mga Success 200, yung mga Bitcoin, ano pa ba yung mga Google Gold and Goldex. Yes, it's not scam in other countries. That's why they are building there. But in the Philippines, it is. Irasan ka ba? Oh, Philippines, kung gusto mong gumawa, napunta ka dun sa country niya. Ganun kasimple yun, no? Huwag mong pahirapan yung puri mo dito. Keep it simple. In our country, it's not. So, ano ibig sabihin ng pyramid? Failure to move a product or service. A valid service, alright? No? So, baka ito sinasabi sa inyo, baka matempt kayo. Alright? Baka may mga pumunta sa inyo dyan, kawawa ang future nyo. And, ang sinasabi nila, yung mga iba pilosopo. Mayaw ko niyan, pyramiding, di ba? Yung kaya niyo, dito, ganun, triangle. O, di ba may na-experience na kayong ganun? Do you have experience like that? Yes. Ano ba, paano niyo sasabihin? Sir, gusto mo po ba talagang maka-experience ng pyramid? Sige po, turuan ko po kayo ha. You go to Egypt. Oh, yun ang sagot. So yun sa kanya, sir, gusto mo maka-experience, punta ka po ng Egypt. Oh, di ba? No, if you want to see a pyramid, go to Egypt. Alright? But in MLM, it's not like that. Ang MLM is like this. We are an inverted triangle. No, triangle, inverted bucket. You have, everybody has the room to the top. Ang pyramid po, yan po yung mga business structure ng mga like nila Henry C. Diba? Ito si Henry C. Alright? Ito yung mga, ano niya, negosyo niya down the line. Pero, sa ila, ibaba yung mga rank and file, yung mga empleyado niya, yung mga nagre-renta sa SM. Do you understand? Anong ibig sabihin? Ito bang mga nagbebenta sa SM, yung mga nagre-renta sa kanya? Kahit makabenta sila ng 1 million isang araw, pwede ba nilang malampasan si Henry C? Yeah. That's the meaning of pyramid. Sa network marketing, especially in Kayani, it's not like that. Dito, kahit magsimula kang distributor, pwede mong maunahan si upline mo. Yeah. Diba? Do you understand? So, hindi tayo pyramid. Maraming room for the top. Like my, kami po, we are Green Diamond. Yung nasa sa placement tree namin na upline, emerald lang. Do you understand? There's room for top. There's room for top. So, huwag yung iisipin na it's like that. Now, binalansi ko po ito, no? So, as you can see, yung pinaka mga comparison kung bakit napakaganda ng MLM. Right? Compared sa direct selling and sa retail. As you can see, ang MLM, it is a business for yourself, meaning ikaw ang makikilabang, but not by yourself. Meaning, this is a huge business, but ikaw may katulong ka sa pag-build, like me. Why I'm here, I want to let you know na ibang klase to, di ba? You're going to be lead by your uplines, by your teammates. Tax advantages, ayan, like ako, no? So, mag-usap ka ng lawyer, you will imagine that in this business, hindi ka na magbabayad ng tax, gobyerno pa yung magsusukli sa'yo. There's a way to do that, no? Di ba, kinakasa tayo ng 10%, yung mga expenses mo pwedeng ayusin ng accountant. So, yung magbabayad mo ng tax, hindi masyadong malaki. Kasi like us, oh, yung mga kumikita ng 1 million and above, pag nandun ka sa employment world, ang babayad sa gobyerno, 45%. Alam niyo ba yun? Tapos, nandun lang sa bulsa ng mga ano, yung nasa barrel ba yun? Kahilig sa baboy, di ba? Oh, kaya dapat manalo si Duterte. Duterte pa kayo? Duterte! 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 So, solid Duterte tayo, di ba? Panalo siya. Kasi nakakatuwa, no? At least, grabe, no? Wala nang magiging, ano, mababago yung ating bayan. So, yan, retail profit, yan lang. May problema pag si Duterte ang nanalo. Ang takbo mo ay 30 na lang. Hindi ka pwedeng mabilis.
mo. Pero good pa rin. At least wala mong sagasaan. Grabe sa Davao. Alam niyo yun? Pag lumampas ka ng 40 sa pag-abilis sa akin, nakabuli ka ng plus. Kaya magiging disiplinado lahat ng tao. Di maganda, di ba? Mababawasan ang ating populasyon na magigigas ang ulo. So what else? Yan. Oh. Cool sale price, of course. Just imagine yung trial pa. Kung nakuha mo ng 850, mabibenta mo ng 3,000. That's wholesale. Pag bumili ka sa grocery, bumili ka ng t-shirt, hindi mo kaya ibenta ng wholesale. Di ba? So what else? Selling. Sa MLM, para maging successful ka, it is not really required. Okay? It can be done, it can help you, but it is not required. Pero sa direct selling, kaya nga direct selling eh. Sa retail, selling is really the key. Alright? So, sa network marketing, you are your own boss. You can decide who are you going to work with. You decide where you want to work all over the world. And ang pinakamaganda sa MLM is yung residual fortune. That is very crazy. Like kami ni Kapo, tingnan nyo po, mawawala kami ngayong May from May 6 up to May 20. Sobrang tagal, di ba? Kaya lang yung time magkikita, why? Because meron kaming presidential trip. Yeah. Ano yun? Yung incentive ng company yun. Pampered ka po kayo. Namiss ko kayo, right? So it's so matagal, di ba? Pero, kahit na dun kami, imposible bumaba yung income. Magkano? No? Mga 1.5. Hindi nyo sabi naman, tawag ko doon, I'm drinking on a coconut money. No? Ang gagawin ko, try ko lang ha. Habang nandun ako, magpapadala ako sa inyo ng sulat. Tapos may nakalagay na sand. Yun mo yung buhangin. Oh, yeah. Para mamatay ka sa inggit. Bakit? Ikaw, gumigising sa umaga, nag-traffic. Ako umiinom ng buo juice. Alam mo, hindi ka magseryoso. No? So, that's it. So, nakakagulat, di ba? So, now, why do you have to understand that what we do here is very important? Before anything else, I would like to ask, sino po dito yung mga empleyado, yung mga nagkatrabaho? Taas ang kamay, please. Kaya huwag yung mahiya, ha? Yan. So, yung mga empleyado, ang gusto kong ipaalam sa inyo is, you are now riding a vehicle. Pero yung vehicle na sinasakyan nyo is a bike. No? Bakit bike? Kasi yung bike, napakabilis niyang mag-acquire. Mura lang bang bike? Yes, BMX nga, mga 4,000 lang, eh, no? So, ang trabaho, madali din makuha. Depende kung anong trabaho. Kahit anong trabaho, pwede ka maging baker, pwede ka maging pintor, alalay, or whatever. No? It's easily being acquired. Kaya ang meaning po ng bike, ayan, no, bike, i-define natin, it means just over broke. Bakit? No? Just over broke. Hindi ka naman broke. Over naman, di ba? Hindi ka naman broke eh. Over. Bakit ano ibig sabihin? Tanungin mo ang sarili mo ngayon. Sa aking pagiging empleyado, may naipon na kaya ako? O kaya, hindi mo kailangan sumagot? Huwag mo ipahiya ang sarili mo. Usapin ang sarili at magmino. Ganito yan. Pag ikaw ay nagtatrabaho, you are under the law of RA 1530. Ano yun? Swildo sa 15 at 30. Pagdating ng 15, susulpot ang iyong best friend. Si Judy. Kinala mo si Judy? Judy? Diba? Andiyan na si Meralco, si Tubig, si Apartment, andiyan na si Judy. At wala akong ibang mapuntahan kundi si London. Ano yun? Just over broke, di ba? So, buti mo huwag mo nang ipaalam sa akin, no? So, bakit ganon, no? Sa buhay, ganon din. Just imagine, if you're going to use the bike to get where you want to go, baka gusto mo magkaroon ka ng napakagandang bahay. Baka gusto mo napakaganda ng iyong ipon sa bangko. Baka gusto mo makatulong sa parents mo. O kaya naman, gusto mo magkaroon ng Lamborghini. O kaya gusto mo mag-donate sa church mo ng 1 million. Or gusto mong tumulong sa mga may hirap, pagawa mo ng bahay. I don't know with you, no? But if you're going to use the bike, I don't know. If you're going to reach there, no? It will take forever. Kasi ito na lang logic.
Subukan mong mag-bike simula Pampanga hanggang Manila. Ano tingin mo? Ang masama, dahil nagbabike ka mainit, ma-heat stroke ka pa. Diba? Or gabi, abutin ka ng gabi. Do you understand? The same with the job. Paano pag initan ka ng boss mo? Paano kung tanggalin ka bigas trabaho at pinagsilosan ka? Paano kung yung boss mo walang puso? Yung ginagamit ka lang. Anong mangyayari sa buhay mo in the latter part? And that's very sad. And that's the reality. You understand? Now, meron akong tinatawag na isa. Yung sabi na isa, ayoko na yung maganyan, mag-ano na lang ako, mag-denegosyo, traditional business. Diba? Ay, gusto mong traditional business, magsasalo na lang ako. O kaya, mag-real estate, no? Ang representation ko po dyan is yung 1975 Corvette. Take note, Corvette. Pag sinabi pa Corvette, big time? Yes. Bihira nga meron sa Pilipinas niyan eh. Sa Amerika nga, big time yan eh. Pag sinabi mo Corvette, wow. Kaya lang, take note, it's 1975. Ibig sabihin, it's very unpredictable. Bakit sa negosyo? Paano kung wala kang skills? Paano kung nagsimula ka, hindi enough yung negosyo mo? Paano kung yung negosyo mo, naggusto mo mag-technology business, eh hindi ka naman equipped sa technology? Paano kung talagang hindi mahaba yung PC mo, eh nagsisimula ka pa lang sa buhay mo? What's going to happen? Pag nagkaroon ka ng challenges, you don't know if you're going to sustain or not. Do you understand? Like me, oh, I have my own pandisatan, di ba? I'll be expanding right now into 4. So, nakakagulat, meron akong isang experience sa pandisalan ko, kaya gusto ko manalo si Duterte. Bakit? Yung mga baker ko, pati tindero, nag-bat session dun sa pandisalan ko. Nagtirahan ng bato dun. Oh, so, what's my point, di ba? It's very unpredictable. So, hindi mo alam kung pag nagkasakit yung baker mo, wala ka nang mangyayari. So, that's the point. It's very unpredictable. And the same with if that's you're going to use in your dreams to help your family to get whatever you like. Now, this is the best that I can describe what we do right now. Ano pipilihin yung sakyan? Kung gusto yung sumakay papunta sa dreams nyo? Jet. Wow! Sakay ka ba ng bike? Sasakay ka ba ng Corvette? O jet? Jet! Diba? Bakit jet? Kasi diba ang jet? Yes, walang traffic. Ang jet, you can go to places where you want to go. Tama? Diba? No boundaries. Diba? Kaya lang, may problema. Paano ka sasakay ng jet kung hindi ka marunong maging pilot? Tama? Do you understand? That's the problem. The same with what we do here. Paano ka makakapunta to where you want to go kung hindi mo naiintindihan lahat yun? Paano kung hindi ka nag-train? Paano kung hindi ka nakikinig kay upline? Masyado kang mayabang. Hindi ka nakikipag-teamwork. Hindi ka makipag-chismisan. No, ang pinagkikwentuhan nyo, yung mga buhay ng may buhay. What will happen to you? Unless natatawa mo kasi with my experience, no, nung mga dati, na, pag may nagchichismisa, naapektuhan ako. Talaga parang, sinaksak mo ang puso ko. Hindi pwede yan. No, yung mga dati, pero ngayon, you know, I'm laughing with those people. You know why? Kasi narealize ko wala silang pera. Bakit? Kasi ako ngayon, wala na akong oras mag-isip ng ganyan kasi dami kong ginagawa. Yung mga tao na mahilig mag-ganyan, isa na ibig sabihin, walang pera. Kasi yun dun sila, di ba? May oras ko mag-ganun eh. Ayun, tatawa ko eh. Ako nga, ako nga ngayon, walang oras na, ninatutulog eh. Minsan yan, sabi ko kay Kao, ano ba to? Pero di ba bakit? But I have to do that for the team, no? Kumbaga, in a way, I'm sacrificing for everybody. Kasi nga marami na. Kaya pag may nag-chismis sa'yo, sabi mo sa kanya, sali ko na lang sa akin. Kasi wala akong pera. Di mo na kailangan tanongin walang pera yun, no? So what's my point here? Kailangan mong mag-aral. Kailangan mong mag-train. Kailangan mong i-took it by heart. Kailangan mong makinig. You know what I do? I want to share it with you. When you wake up, you pray to God first, and then maglaan ka ng isang oras, huwag kang lalabas, huwag ka muna magbubukas ng phone. Pag-gising mo sa umaga, ha? Mag-ano ka ng mga self-development. No? Mag-venture ka sa self-development kahit 1 hour a day.
Doon sa phone app natin, may mga recommendations ko. No? Pakikinggan nyo lang siya everyday. Para paglabas mo, lahat ng alignment mo naka-direct doon sa positivity ng gusto mo. Bakit? Naniniwala kasi po ako na mayroong Diyos. Naniniwala ba kayo na may Diyos? Yes! Si God, alam niya kung anong nasa puso mo. Kung ano yung pinaghihirapan mo. Kung ano yung binibigyan mo ng oras. Mahal ka niyan. Kaya kung araw-araw ka niyang nakikita na nagko-commit para makuha mo yung dreams mo, ibibigay niya sa iyo yung mga tamang tao. Alright? Yes! So, pero ang sabi ni God, hindi pwede na hindi ka gagawa ng paraan. Because tinuturuan ka niyang mag-give and take. He wants you to become the fishers of men. You understand? So kailangan may effort from your side. It needs work. Hindi pwede, bibigyan naman ako niyan. Hindi ganun si God, no? Marami rin mga nauuna sa'yo nagdadasal. Nang mataib din. No? Isa na po doon. Alright? So you have to be like that. Ito pa. Ang matindi dito, okay, pinili mo yung jet. Nag-aaral ka of you becoming a jet. Mas mabilis pa rin yung pag-angat mo, yung oras na idalaan mo sa pag-aaral kesa dun sa dalawa. Meaning, what's my point? Habang nag-aaral ka, tapos nakatapos ka ng pag-aaral sa network marketing, alright? What will happen to you? Mas mabilis ka pa rin makakaangat kesa yung dalawa yung pipiliin mo. You understand? So this is the perfect vehicle for us. There's no other else, especially if we don't have enough resources. Alright, so we should be like the perfect jet. Number one, meron ka dapat residual income. Sa Kayali ba may residual income? Yes! No? Kailangan may leverage ka. Ibig sabihin, ang maganda sa Kayali nakakatuwa eh. Honestly, dito, na-leverage ka nga lang by the people making themselves healthy. Darating ang time ng mga tao, gumagamit na ng product, pero you are reaping everything. Kaya po nakakatuwa ang Kayali. Basically, it's this. Familiar naman kayo sa Jollibee, di ba? Yes. Familiar kayo sa Jollibee? Yes. Yung Jollibee, kumikita ba siya? Yes. 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 Pero ang yumayaman lang si Jollibee, di ba? Si McDo, yung mga nag-franchise. Bakit? Yung sistema ng pag-ikot ng pera, yung pinaghihirapan nyo, doon yung binabayad. Hindi binabalik sa inyo. No? Dito sa MLM, yung sistema ng pag-ikot ng pera nakahalo sa amin lahat. Kaya ka kumikita. Huwag mong isipin na parang iba yung scheme niya. No, it's so basic. Yung ginagastos mo, binabalik sa'yo. Yung ginagastos niya, sinishare sa'yo. Parang utang na loob. This is a business with gratitude. Kasi bakit? Oh, dahil sa'yo, nalaman niya yung Kayani. Habang buhay ka niyang bibigyan ng utang na loob. Parang gano'n, no? Sa Jollibee, yes! Sa Jollibee, di gano'n. Yes! Sa Jollibee, kung kumakain ka na ng chicken, ang bibigay pa sa'yong interest, cancer. Diba? Totoo yun. No? Cholesterol, high blood. Diba? It's garbage. Ito, grabe. Ang ganda talaga ng konsepto. Yung pag-ikot ng cash flow is giving gratitude to everybody who sponsored you. Alright? Yung mga taong nagtiyaga para mabago yung buhay. Yun ang konsepto niya. Kaya sabi ko, amazing. Now, what else? Kailangan dito may proven system ka. Ito yung wala sa atin, but we have it right now. And I'm really excited. I guarantee you, sinabi ko nga ito kay Ma'am Kate and for the rest of the team, the people who are going to really follow the system that we're going to implement, mahina ang pinakababa niyong rank within the end of this year is Purple Diamond. Woo! Mentor ko by following the system, you can be a diamond in 3 months. Okay? By following the system. Magugulat kayo, parang tayo naglalaro. Yes. Promise. Kasi ako na nga yung gumawa, pabaliw na baliw. Nanginginig kaya ako. Sabi mo, grabe, ang ganda-ganda niya. No? So what else? Kailangan nyo may mentor. No? Huwag ka masyadong mayabang. Hindi porque may resulta ka, akala mo na lahat. Ako nga eh, inaamin kong mali ginagawa namin. Ako nga nagmamakaawa doon sa mga mentor ko eh. Kailangan nyo ng someone to help you, to advise you. Kung hindi equip yung apply mo, go up. Go up. Pag yung apply mo medyo negative, huwag mo pansinin, huwag mo rin siyang siraan, go up. Okay? Huwag nyo pansinin yung mga negative thoughts kasi you are here to develop yourself. You have to realize that you're not a garbage. You're not a garbage ka. No, kasi kapag nakikinig kayo sa mga negative thoughts, it's going to kill you. Paunti-unti. No, ang the best solution dahil kasi hindi nyo maiiwasan sometimes, tao lang kasi ang tao.
they feel sad, they feel bad, no? Hindi pa sila nasa personal development. Pag may na-encounter ko ngayon, especially if it's not your cross line and your upline, the way to handle that is to keep your mouth shut. Do not say anything and go up. Kung makulit pa rin, huwag mo nang samahan. Ganun lang. But never, never bad mouth. Alright, now, what else? Ito dapat, no? You have a mentor and you have a low startup cost. Kailangan mababa lang ang puhunan. No? And but take note, hindi sinabi, walang puhunan. Kasi yung mga ibang Pilipino, gusto lahat libre, tama ba? Bibigyan mo lang ng opportunity, magpapasign up pa sa'yo. Kapal! Imagine mo, walang libre, kailangan mo mag-contribute. Sabi nga nila, you have to activate the law of the sowing and reaping. Paano ka kikita kung hindi ka nagtanim nang buraot ka pa ng ibang tao? Eh di ang resulta mo, buraot din. Kasi batas ng Diyos yun eh. Oh, nang buraot ka, anong resulta? Maganda? O di binastos na ni God yung law niya? Diba, if you want to do something, plant good seeds. Eh, bahala na si God yan, basta intention mo, gawin mo. Ano mo simple sa negosyo natin eh? Mag-commit ka, gawin mo, huwag kang ma-discourage. Si God ang magpo-provide. And that's what's happening with us, no? So, yan. So, alright? Now, we have to understand this. Ito yung mga pinaka-basic na nakakalungkot isipin, no? So, the first thing that you have to understand, especially if you're starting in this business, yung tinatawag na 2x2x2. Bakit? Ano ba ang wrong conception? Sabi ng iba, alright? Ano sabi ng iba? Sa network marketing, para maging successful ka dyan, kailangan mong maraming kakilala. Tama ba? Ano sabi nila? Sa network marketing daw, para maging successful ka, iniisip mo ba na dapat maraming kang kakilala? Ha? Kailangan mo maraming kakilala? Yes, that is the wrong perception. No? Dito, ito yung sinasabi ng mentor ko. You have to understand that you can really, really start with this business by finding your two serious friends or your friends. Take note, ah, your two friends. Yung kaibigan mo bang dalawa, may kaibigan silang dalawa? Yes. Sino dito ang mayroong dalawang kaibigan? Taas ang kamay. Dalawang kaibigan? Okay. O lahat. Kasi pag wala kang kaibigan, ibig sabihin, gumawa ka na lang ng kaibigan, no? Imposible yung walang kaibigan. Understand? So, ito, 2x2, times 2 how many? That is? Times 2 how many? That is? 8 times 2 how many? That is? 16. O for example, nagdagdag ka ng isa, tatlo yung ginawa mong kaibigan, pwede naman. You can start with 3 friends here. Actually, you can work seriously with 3 people. Sabi nga, yung actually, yung isa kong mentor, mas magaling. Sabi niya, 5. But honestly, you can only work out with 3. No? Talagang yung seryosongan. I'll teach you how later. Pag tatlo, 3 times 3? 9. Alright? Times 3? 27 times 3? 81. Oh. Ngayon, yung dalawang mong kaibigan minus 3, ilan ang difference nila? That's how many? Ala, ilan ang difference? 65. But honestly, you're wrong. The main difference there is only 1. No? So, ano ibig sabihin? Pinapakita lang ng konsepto na to na dito sa ating negosyo, hindi mo kailangan isipin na kailangan mo ng napakaraming tao para maging successful. You have to start with 2 friends or 3 friends at the same time. When you add 1, it's going to change like this. For example, 4. Just imagine, instead of 2, instead of 3, you get 4. The difference will be 240. Just imagine. But the only true difference is 1. No? Bakit? Tandaan mo, ganito lang. Okay, huwag tayong titigil hanggat walang naniniwala sa yung tatlong tao. Okay? Yes! Ganun lang yung concept. Hindi mo kailangan gawing masyado komplikado. It's basically that. Take note, you do not need so much people to be successful here.
All you have to do is find the true people who believe in themselves to change their lives, to contribute to people, to have a greater changes in this world, to save the world, o yung mga tao na gusto nilang magkaroon ng bago sa buhay na, that's it. When you get 5, it's going to be the same. No, it's going to be huge. Ano mangyayari? No? When you multiply, you will have the results of like this, like 780 serious people. Ano ibig sabihin lang yan, pinapakita lang po dito yung konsepto ng pag-multiply ng perfectly. Alam mo, napakadali eh, di ba? Yung ikaw, sir, o yung tatlo mong kaibigan, imo-monitor nyo lang properly at issue how later. Kutihan nyo po mabuti. As you can see, these are the points of our ranks. Okay, in Sapphire, that is only 10,000 points. Ruby, 25,000 points. Emerald, 50,000. Diamond, 100. 250, 500,000, 1 million, 2 million, 4 million, 10 million, and 25 million. So what's my point? Kung titingnan mo, ayan no, pag na-perfect yung 5, you're going to hit. Just imagine, this is like, kunyari, first month, second month mo, 25. 125 in your third month. This is conservatively. In your third month, you're going to be Sapphire. Okay? When you hit this one, 625, you are already what? Fourth month. On the fourth month, ano nga na yung rank na yan? You are already Emerald. No, when you hit on the fifth month, conservatively, you are already a blue diamond. Imagine mo, first month, second month, third month, fourth month, fifth month, blue diamond. Ito, 15,000, you are already a purple. Tinan mo nga, 6 months purple diamond by just doing the system right. Ang matindi, kung talagang naalagaan mo, wow, nandito ka pa lang sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ika-8 month mo, you are already a double black diamond. Yeah. Do you understand? Yes. So, guys, this is perfect duplication. What's my point? Sabihin natin hindi ma-duplicate. Sabihin mo na nga lang sa isang taon maging diamond K. That is, you are already earning 500,000 a month. Gusto nyo ba yun? Yes! Oh, siguro napakabilis na fast track kumpara sa trabaho. Or kumpara sa negosyo, within 8 months, you can peak. And take note, this is residual income. Ang matindi pa nga dito, within the year, ito yung total members mo, may gulay 12 million. Ilang double black diamond yan? Whoa. Ang double black diamond is only 250,000 members. Oh. So, what's the point of this? We're just showing you that nothing is impossible with what we do. The only way for you to really achieve that is for you to understand the so-called system. Honestly, yung isa kong pinaka-idol ngayon sa kayan, his name is Mr. James Bradford. Ang trabaho lang niya po dati is he is a golf caddy. Ang tawag nga sa kanya, bag boy. Bakit bag boy? Tagabuhat ng bag. Bagger. Diba dati wala siyang pamasahe. Nilalakad lang daw niya yung Four Seasons Hotel para lang makapagtrabaho. Minsan nga daw wala na siyang makain. Just imagine. Pero tingnan mo ngayon, in 11 months time, ang minimum income nung mama, 30 million pesos a month. Dati lang bago eh. Kaya ano pinagkaiba mo kay James Bradford? Mas pogi ka pa doon. Diba? Ang pinagkaiba natin doon, pare-pareho naman tayo may mga kamay at mata, diba? Ang lamang nila, may sistema sila. Naniniwala ba kayo tayo mga Pilipino, mas hardworking? Yes! Maniniwala ba tayo, mga tayong Pilipino, mas matatalino at magaling? Yes! Diba? Tayo pa, ang galing nga natin mang budo. Yes! I'm just joking, no? So, anyway, so do you understand? You do not have to get so many people for you to be successful here. Understood that there is a system that has to be followed. Alright? Now, I would like to show you what is happening in reality with this because we have a wrong mindset of doing this business. Ang iniisip natin ganito, sign up na ako. Sino ba yung kukunin ko na magaling magbenta? Yes! Oh, gotcha, ganun ba? Di ba ang pinapriority mo, ang galing bun, ang daming binibenta, no? Tupperware kaya yun. Pati Avon, di ba? Ang napapriority mo yung magaling sa sales talk. Do you understand? Yes. But honestly,
sa industry na to, sa actually sa buong mundo, 95% are the so-called non-sales type. Sila yung mga tao na talagang ayaw magbenta, walang alam sa benta. There are only 5% of the population na merong that is sales type. Itong masakit. Ang mga sales type, sanay yan sa support. Di ba napansin nyo? Yes! Yung mga networkers, sanay yung support. Alam mo, apply, hindi naman kasi ako ibang leader. May presyo ako, di ba? Alam mo, may allowance ako weekly, yung kotse ko, kailangan mong pag-gasolinahan, kailangan mong bayaran yung kotse ko. Kasi kung hindi, dahil tayo pwede magsama. Pero kung tutuusin, kaya nga bumagsak eh, walang kwenta. Kasi leader, ganun yun, kung may pera yun. So, anong ibig sabihin? Huwag kayong mag-ganun talaga sila. Tinan mo, mga real estate na agent, kinukuha, ay, magaling mo real estate, o, di ba? May insurance yun, top ng insurance yan. Nako, honestly, hindi natin, they have a bigger edge, honestly. Yes, they have. But the problem is, are they willing to learn the business? Because those people are being paid by the managers to work. Napansin mo yung mga real estate, kahit sa init, namimigay ng flyers? Kasi bayad yun, di ba? Dito sa Kayani, paano? Oh, hindi ganun kaya. What's my point? You are not in the sales business. Ganito nangyayari sa inyo. What's your point? This is a business wherein you have to teach how to teach how to teach. Anong ibig sabihin? Tandaan mo sa negosyong to, once you start this business, kailangan mo talagang mag-aral. No, ang normal, take note ha, hindi naman forever. If you are really committed, sa nagsisimula ka sa negosyo, you have to commit 2 months, minimum lang, of your time to really master everything. Ang mabilis is 6 weeks. Pag lumampas ka doon, hindi ka masyadong seryoso. Kaya ako, every time I speak with my new recruits, my new sponsored people, I told them, I will only dedicate my whole time with you. The maximum is 2 months. Within 2 months' time, you are not yet ready. You will be on your own. That's how I deal with my people. Why? Because you cannot work with people who don't commit with you. You need to find your right people and your egos. You understand? Because if they will follow the system, they have the phone up with them, walang problema for them to be really successful. You understand? Ang studying phase is only maximum 2 months. Ang pagkakadi ni apply. Alright? So, ano ibig sabihin? That's why si apply din, you are only allowed to work with maximum of 5 seriously sponsored distributor at a time. Hindi ganito. Iyan ang nangyayari sa iyo. Kung ano, yes, sign up. Dami. Eh, ang galing mag-present, no? Sabi, eh, linyaman tayo dito. Panahon ng pagbabago. kaya, no? Dito na tayo. Duterte. Diba? Ang nangyayari sa iyo, namulakla ka. The problem is, hindi mo pa nga natuturuan yung 5, namulakla ka na. Parang ganito, kaya mo lang magpakain ng 5 anak, gumawa ka ng 15. Anong mangyayari? Diba? Parang minsan, diba tinan mo, yung aso? Diba yung mga aso? Minsan, ang suso lang nila 8, ang anak 12. Ano nangyayari sa ibang anak? Diba namamatay? O aso ka ba? Diba? What's my point? You understand? Ibig sabihin, you have to follow the system. The system is, you can only work with 5 maximum people. Then pag may nag-commit sa'yo seriously, with the business, stop ka muna sa sponsoring. Alright? Kailangan mong tulungan sila down the line. But the maximum is only 2 months. Okay? 2 months. It will be effective on May. Kasi bakit? Yung sistema nyo ngayon, tuloy nyo lang because they will follow a system starting on May. Alright? No? So, ayan. Now, hindi ka pwedeng maging ganito. Always remember that. What do you have to understand? Ngayon, since matagal na kayo sa business, tuturuan ko kayo ng sistema. 4 fingers. Ganyan kayo. Sarap. Okay? 4. Mamaya, pag uwi nyo, isulat, this is you. Alright? Isulat mo yung active. Take note of the word active. Sa linya mo. Yung direct. Magsisimula sa direct mo. Sino yun? Identify mo. Alright?
yung direct niya or kayo nasa placement niya na active, alright, that is still your group, i-take down notes mo up to the third level. Take note, direct lang. Okay? Why? Get their phone numbers, connect with them. You tell them, hey, Mark, for example, I've learned the system wherein Upline Cookie told me that I should be connected with you. Since you belong to my four fingers, ano yung pininggi? So yung, the four fingers, yun ito ang four. Alright, no? So yung gano'n, no? Since you belong to my four fingers, we have to work continuously with one another. Anong gagawin nyo? I-motivate nyo yung apat. Kayo magkabarkada. Alright? Kayo dapat lagi nagkakamustahan, nag-update. Pag hindi na-update, ikaw may kasalanan. Yung down the line at loko, yari may announcement sa office. Pag hindi nakarating sa ilalim, sino yung connected doon? Yun yung may kasalanan. Okay? Kasi minsan, hindi na di-disseminate na properly ni upline. Ang nangyayari, yung mga dulo, na hindi nila alam. So, paano magiging continuous yun? You do like this, you get their numbers, get in touch with them, I need to talk to you every now and then. Kasi pag nag-announce ako ng call, no? Kunyari, meron akong Zoom, meron tayo, magkikita kita tayo once a week, magdi-discuss ako sa inyo doon. Kailangan yung apat na yun, ikaw ang mag-remind. Pag may nangyari doon, ikaw ang may kasalanan. Do you understand? That is the system, how you're going to work with the system. Now, the third thing is, the four things that you have to do when you start this business, alright? So, ulitin natin. Hindi mo kailangan ng napakaraming tao para maging successful. Number two, kailangan mo makipag-work with five distributors at the same time. Hindi kailangan benta-benta kasi ang salesman's nagiging bulaklak. And what is the third thing that you have to do? The third thing that you have to do here is you have to really decide that you want to change your life. Alright? You need to really decide now that I'm serious of creating change in my life. Alright? Sabihin mo sa mga bago mong distributor, this is a commitment between you and me. You have to commit with me by hook or by crook in this business minimum of 2 years. Okay? May commitment kontrata yan. No? Kumbaga, magagawa tayo rin. May bagong sign up, you have to put your contract na lagi mong nakikita everyday. Bakit? Tuwing nangihina ka, tuwing nag-discourage ka, titingin ka dun sa kontrata. Ang nakalagay sa kontrata na yon, kapag ako'y nag-quit habang buhay ako, magiging dukha. No? So, okay? So, yun ang nakalagay. So, okay, yung, okay? Kapag ako ay nag-quit habang buhay ako, magiging dukha. Promise. Okay? No? Tapos, pinakapirma, ikaw, your dreams, tapos witness. Kung sino yung si Jesus Christ or si Allah, bahala. Oh, promise yan, ha? They understand? So, ibig sabihin, matakot ka na dahil nag-commit ka na sa iyong kinabukasan. Ganun yun, no? Pag mag-quit ka, nag-kontrata ka, hindi ka pwedeng mag-quit. Alright? That is the case, no? So, you will sign. Di ito yon. You have to commit that you want to go to a place that you want to change. Like this. Di ba maulan? Sa buhay mo ba ngayon, umuulan ka ng sinilin? Na yung mundo mo ba? Kulang na lang, magpalit ka ng mukha? Pinapangarap mo na tubuhan ka ng bigote sa ilong? Di ba? Para huwag kang makilala, no? O baka naman talaga ang dami mong naperwisyo na gusto mo nang magbabago buhay mo, no? Gusto mo magkaroon ng maganda sasakyan kasi hindi ka masyado pinagpala para at least pag may sasakyan ka, pogi ka na rin. Ay, mga ganon, di ba? Or sa mga babae, gusto mo magka-Louis Vuitton na bag. O yung iba naman, gusto tumulong. Depende sa gusto nyo. Kasi ang tao meron niyang ano, yung mga greedy mode. Ang tao may greedy mode, meron ding giver's mode, no? Meron ang hell demonyo lagi yan, no? Kunyari, gusto tumulong, pero gusto rin magka-Ferrari. O, di ba? Di ba, kita mo na. Na-realize na. O, di ba? So, that's it. You have to commit. Not the first thing that you have to do. Kaya lang, ano ang kailangan mong laging tandaan? You have to
get in and get started. Alright, how are you going to get in and get started? So, alam mo na yung gagawin mo, okay? Hindi mo kailangan kumuha ng maraming tao, hindi mo kailangan magbenta, kailangan kong matuto, magturo, mag-guide, may sistema. Anong gagawin mo? Kailangan ko na ngayon magseryoso, kailangan ko mag-commit, kailangan ko gawin yung the best ko. Do you understand? Now, paano mo gagawin yung kailangan mong mag-get in? Kailangan mong sumakay sa kotse. Yung pinili natin kotse, ano ba yung pinili natin? Jet. Kailangan mong sumakay dun sa jet. Anong gagawin mo? Kailangan mong syempre buksan yung makina. Paano mo gagawin yun? Kailangan mong gumamit ng product. Bakit? Bago ka kasi makapunta sa patutunguhan mo, dapat alam mo kung ano yung gusto mong i-share. Tama ba? Kasi merong tumawag sa akin, hindi ko makakalimutan, galit na galit. Kulang na lang murahin ako, no? Bago pa yung wala pang bukas yung company, hindi pa bukas ang kaya ni Philippine, sabi, ah, planning! Grabe ka naman! Ang mahal-mahal ng product, pati shipping, pati taxes, yung pinadala mo sa aming product, panis! Bakit naman na panis? Ano nangyari? Tingnan mo yung kulay ng Nitro FX, brown! Brown! Can you nag-get? Ano ba kulay ng Nitro FX? Pink? Diba ano ibig sabihin? Hindi niya tinitake yung product. Nagbebenta lang siya. Diba? Mamaya sabi mo, upline! Yung Sunset ba? Alam mo yung Sunset? Yun yung Wild Alaskan Blueberry. Diba? Alam mo yung Sunset namin? Ang galing yung sa Alaska. O, diba yun yung may berries eh. May tuwetos ang yabang mo pa. Ano yung Sunset? Sunrise? Diba? To understand, you have to know the product. You have to experience it. You have to really use it for you to really be committed. Part of your commitment is to experience the product. Do you understand? Part of your commitment is for you to be really healthy. Baka naman, ikaw habang nagpe-present ka, kasi hindi ka nag-Nitro Extreme, alam mo sir, ang ganda nito sir eh, kasi yung product na ito talaga sa stroke, bakit? Halata hindi ka nag-Nitro Extreme, mahirap, di ba? You have to love the product. No, bigla na lang, papatakan mo, ikaw na inatake. Di ba? Marami bang mga distributor na hindi gumagamit ng product? So you have to love it. And what else? You have to use more products. You have to share it with your family. Kailangan mag, ano ka, no? Ito pa, by the way, ito yung sabi ng mentor ko. Kunyari, syempre nasa health product tayo, no? Eh, naninigarilyo ka. Magpe-present ka, alam mo, naamoy na, kausap mo yung upos sa sigarilyo. Hindi pwedeng ganon, ha? Baka naman nag-health products ka, kulang na lang, mukha kang natipos. Hindi pwede, no? So, what's my point? Ang ibig sabihin, you have to live what you share. Kailangan mukha kang healthy, mabango ka, mukha kang malinis. Diba? Hindi yung nagpe-present ka, mayroon kang barkadang nakadikit. Na talagang yung kausap mo, parang kulag na lang. Diba? Hindi lang nakapagsalita. No? So, kailangan mabango ka, no? So, anyway, so when you're committed, you know the product, anong gagawin mo? You cannot just stop, no? Uminom nga lang ng product, o paano ka makakapunta? What you're going to do, you have to be going on the, you have to use the gears. How are you going to know that you're moving forward? Number one, you have to really teach. Again, no? Para makapunta ka sa high gear, kunyari first gear, paano mo malalaman na nasa second gear ka na? Yung mga tao mo, yung five, alright? Yung five na tao, tinuruan mo na nito. Pina-attend mo na ng system. Tinuruan mo na ng launch document. Tinuro mo na may mga website. Pina-download mo na yung phone app. Do you understand? Tuturuan mo sila umattend ng meeting. Kayo ang swerte niyo, may hub kayo. Itong hub na to, ito na yung gagawin yung ICM. Later, may inindihan niyo, no? So what else? You are going to the different kinds of gear if you learn how to teach and teach those people already. Do you understand? Now, how are you going to do the overdrive? Yung overdrive, it's like magaling ka na. Talagang sobrang magaling ka na magturo. Dinagdagan mo pa siya ng retail. Yung talagang gusto bumili ng client pa lang pa isa-isa, nakakabenta ka pa, meron pa talagang mga tao gumagamit. Yun, so overdrive, yun yung retailing part. But I would like you to know na pwede kang maging successful dito by what? Take a look at this one. You can be successful in this business by just doing the three process. Yung overdrive,
kahit hindi mo siya gawin, you're still going to where you want to go. Do you understand? So kung gusto mo lang mas mabilis yung income mo or madagdag yung revenue mo, you can do some overdrive. Take note, bakit ko inuulit-ulit? Kasi ang nagiging mensahe sa kadalasan dito na ang network marketing ay benta-benta. Do you understand? Hindi dapat ganun, no? Ang ganda niya. Ano bang ano yan? Parang China phone na. Ang ganda nung ring doon na. Ang China phone. Ayan, no? So now, you have to understand now. So okay, this one. Alright. So, digging down the bedrock. Okay, alam mo na, no? You're committed. Alam mo na hindi mo kailangan mahirapan. You know the essence of teaching. You know that you need to commit to your dreams, to use the product and love it, share it and teach people. Now, you have to understand this. So, you have the perfect ingredients, but remember, meron ka ng team. Kailangan mong gawin sa team mo, you have to really give them a head start. Paano yun? Kasi when they join the business, you have to make them realize that what's the head start? Guys, brother, I would like you to know that I'm committed with you. Alright? We will be undergoing some different kinds of challenges in this business. Baka hindi tayo maging equipped. Tandaan mo lang na nandito ako at saka nandito yung kontratang pinirmahan mo. Alright? Sabi mo sa kanya, no? So, bakit ganito? Kadalasan kasi na may experience ng downline nyo, especially pag nabuburnout na sila, mahilig yung magkumpara. Tama? Yung baga, yung buti po si Jory, nandiyan na yung coaching niya. Bakit ako wala? I-downline niya ako. Kapal na mo na yung Jory na yan. Lahat kinuha. Ubus na ang Pampanga buisit. O, diba? Mabibilin ng mga downlines mo. Alam mo naman, may angel at demonyo. Pag ganyan na si Jory, binibig, pinupuri. Siya naman nandun sa gilid. Bakit ako wala? Lahat na lang ako. Kinagawa ko lahat. O, diba? So, what's my point? Anong ibig sabihin? Kailangan mo sinabigyan ng head start. Anong ibig sabihin? Dito sa network marketing, dito sa Kayani, hindi mo kailangan, what? Mag-isip na hindi ka makakahabol. Bakit hindi ito paunahan, you know? And you have to realize that napakaraming tao. Alright? Ibig sabihin, you can never saturate the market. Kasi tandaan nyo, ang highest goal nga lang na kinukuha natin is double black diamond, di ba? Ang double black diamond, that is only 250,000 members. Ilan ba ang tao sa Pilipinas? 90 million. Kalahatiin mo na lang dito, 45 million. 250 lang tayo. Hatiin mo ulit, ilan? 22 million, 45. Hatiin mo 10 million. O diba kahit ng ilang hati ka, hindi mo maubos? Yan tanong, Pilipinas lang ba market mo? Hindi. Hindi ka ba marunong mag-English? Diba na yung market? Yung mga Pilipino ba parang matatagpuan kung saan? Alam mo, nakakatuwa nga pag pumunta ka ng Alaska, pumunta ka sa Eskimo, may Pilipino doon. Magulat kayo sa Eskimo, may asawa yung mga tribe doon na Pilipino. Yes, Pinoy ako. What's my point? What's my point? We are already all over. So wala ka dapat, ika-feel na mahihirapan ka. At again, ito lang yon. Kapag na-feel mo yan, lagi mo iisipin na mayroong Diyos. No? The only way that can give you peace is your higher faith. Bakit? Hindi kanyang pababayaan. Ibibigay niya sa iyo yung tamang tao. Trust me. Kailangan mo lang gawin committed ka. Kailangan mong ibigay yung heart mo. Do you understand? Anis din kukwento ko sa inyo, kahit tanungin nyo sa opisina. Marami nag-walk-in sa office that I don't even know na ang pinipiling mag-sign up, ako. Ako yung sponsor. Just imagine, hindi ko kilala, nagpapasign up, gusto daw si Kuki Clemente. Di ba ang weird? Kanina meron na namang dalawa. Ang weird, di ba? O bakit? Kasi nakikita siguro ni God na grabe yung commitment, malilid mo yung mga tamang tao. Ang galing. Talagin mo yung office. Kahapon eh, gusto na namang 10 tao kung sumama sa akin. Pinapili daw ng upline. Sino daw? Hindi, kay Ma'am Kuki kami. Weird. Diba? Bakit? Ano sabi ko? Ganito nga yan.
when you prepare yourself for so much, God knows kung sino yung dapat ilabyan kasi mag-guide niya sa tama. Kaya pag hindi ka ready, puro ka inggit na, wala na, wala na, wala na talaga. Ganun yun, no? So, it's really like that. So, don't you ever think that way. You understand? Now, ito yung sinasabi dito. Walang race, no? This, in this business, the only way for you to finish is when you quit. No? Diba, finish time ka talaga pag nag-quit ka. Dito, wala, no? You have to what? You have to finish the race. Wala, makakapunta ka doon. Ano lang gagawin mo? Equip yourself. Make yourself confident enough. You walk your talk, no? Be sincere. Kasi kadalasan ng iba, alam niyo kung ba't hindi niya kapag sign up kayo? Makita niya pa lang kayo, alam niya na gusto mo lang siyang perahan. Alam mo yun? Mararamdaman daw na, ba mag-sign up ka na? Ano ba? Ha? Ilang beses na kita kinausap ah. Ilang beses na kita sa Jollibee, hindi ka pala mag-sign up. Di ba yun? Sa utak mo lang yun, yung ramdam nila, nagigil kung makakapag-sponsor bonus. Alam nila yun. No, dapat kahit gano'n ang pakiramdam mo, huwag mo namang ipahalap ka. Di ba? O kaya, then, ang the best thing is you really change the way you handle people. Mamaya, discuss kaya. Now, dito, again, since wala siyang race, but still, you're going to run, no? Ibig sabihin, may lap race siya, di ba? So, ibig sabihin nun, kailangan, kung mag-run ka ng race, kailangan mo pa rin mag-equip. Inuulit-ulit, kailangan mo nag-equip. Kasi bakit? Again, what we do is relationship business, leading business, leadership business. Alam niyo ba ang maganda dito sa MLM? You will start as a student, then you will graduate as a teacher, then you will study again, tapos magiging leader ka na, tapos mag-aaral ka ulit, tapos pag nag-aaral ka, magiging visionary ka na. Parang may ano rin, di ba? Parang meron kang masteral, may PhD degree ka. Kaya lang dito sa MLM, mas matindi kasi buhay ang hinahawakan mo. Diba, imagine mo, visionary ka, ilang tao ang nagbago mo yung buhay? Yes. Iba, ilang tao yung nabigyan mo ng residual income na yung nanay pala mapupunta sa hospital, may residual na hospital bills, pero dahil sa'yo natulungan mo, mga baon sa utang, ngayon grabe, mga naka-luxury cars, tapos ikaw naging instrumento, yun yung masama. Diba, parang yung pag kunyari, nandun ka na sa end of your time, biglang ang daming aatin sa ano mo, sa burol mo, di ba? Si upline, ang bait niya! Di ba? Hindi yung pag nag-burol ka, kahit isang ipis, wala. Di ba pati ipis, ayaw kang samahan? We understand, di ba? Ang sarap ng feeling ng ganyan, no? So, what else? Eh, sinasabi, no? You have to train first. Dito nga, 2 to 6 weeks. Pero yung isang mentor, hindi. Bigyan mo sila ng 2 months. Ito, 2 to 6 weeks. Dalawa kasi mentor ko eh, no? So, next month will be their starting month. Ibig sabihin, kailangan mo lang daw mag-start, i-count yung months mo in this business kung seryoso ka na. Kasi yung iba, ganito, may experience kang ganitong mga downlines. Nagkayani ako eh. Wala namang nangyari sa akin. Bakit ganun? Sisipa yung upline. Nag-pay-in na ako nga, tapos wala ko kita. Diba? May mga ganun ka downlines. Akala nila pagka-pay-in yun na. Akala nila tutubo na. Diba? Bakit? Sabi, tagal-tagal ko na dyan eh. Last year pa ako eh. Hanggang ngayon, di pa ako kumikita. Diba? Ano ibig sabihin? Hindi pwede. Kailangan mo i-count yung earning months mo kapag nag-start ka na mag-seryoso. Ako honestly, ngayon ko na-realize, ngayon pa lang yung starting month ko. Ngayong May. Nakaka-excite. Diba? Isipin mo, starting month ko May. Paano kung mag-block diamond ako ng October? Diba? Yun ang totoo. Wala ngayon ika-count. I-count nyo ngayon. Ngayon may sistema tayo. Ito ang totoong counting. Ito yung honor roll. Diba? Sarap ng feeling ng gano'n, no? So what else? Ito yung kailangan mo ma-realize, alright? Pag meron ka ng 5 seryosong tao na gusto mabago yung buhay na nag-commit, huwag ka agad mag-expect ng income kasi ang gamit mo palang pala. Okay? Tandaan mo, ang binibuild mo yung pundasyon ng pangarap mo. Pag sinabi mo pundasyon, malalim yan. Walang pundasyon na mababaw. Diba?
Imaginin mo, ang kayani journey mo ay isang building. Social na building na pagkataas-taas. Na talagang hindi matitinag. No? So, pag meron ka limang seryosong tao, yan lang ang gamit mo pala. Di ba? Kapag meron ka ng 25, dahil yung silang lima, may tigli lima, may gamit na silang pala, meron ka ng bulldozer. No? Now, kapag meron na silang tinitrain na tig to 25, ang gamit mo na, meron ka ng steam, shovels. So you are now hitting the bedrock of your business. So anong mangyayari sa'yo? Tandaan mo lagi na you are just building your foundation. Once you build the foundation, nakita niyo yung building, ang bilis tumayas. Ganun din dito, para kang popcorn. Nagsisimula ka lang yung, di ba, kung so mayroon ka, di ba yung popcorn ganun? Biglang tatapo na lang, hindi mo nang pipigilan. Ganun din dito, no? So, it's really like that. Alright, now, what you have to realize, alright? So, alam mo na yung gagawin mo, nag-commit ka na, naturuan mo na mag-expect yung mga tao sa mga discouragement or what you're going to build. You have to be intelligent enough. Kasi marami ka nang hinahawakan tao, di ba? Lumalim na sila. Siyempre, yung mga iba doon matitigas talaga ang ulo. So, anong gagawin mo? You have to choose your ships. Anong sinasabi dyan? Sa isa downline mo, kailangan marunong kang mag-profile kung sino yung empty ships, yung silver ships, saka yung gold ships. I-define ko sa inyo kung sino yan. Yung empty ships, sila yung mga tao na nandyan na, have been in the program several months, and you still have to convince them every time you see them that it will work. Meron ba kayong mga downlines dyan? Na talagang, ang tagal-tagal na, kailangan ko pang tawagan, uy, Mari, attend ko ng training. Ano ka ba naman? Baka rakawa mo na, Mari. Oh, Mari, nagkaroon ng ano, BOM, Mari, ano ba? Eh, gano'n, di ba? Kulang na lang. Maglumpasay ka, lagyan mo na red carpet para umatende. Mga downlines kayo gano'n? Meron ba? Yes, if you have those kinds of downlines, leave them alone. Why? Itong tatandaan mo, mas mauna silang mawawala sa mundo. Bakit? Hindi sila naniniwala sa kayani, mauna silang, ano naman, oh, di ka nag-aalaga ng sarili mo. Stress ka pa, parang yung kapitbahay ni Mon Ondo. Oh, kapitbahay niya na yun, ha? Zumba expert! Talaga tutuwa siya ito ng umaga, pag-iisan niya talaga, 3 hours pa nagsusumba-sumba. Ano nangyari? Eto, ayun, na-zombie. Talaga. Heart attack nung, ano pa, nung resurrection. Oh. Bakit? Ilang beses inalok ni Mon. Ano mo, ma'am? Talagang hindi enough yung exercise kasi marami tayong dapat i-plug. Pero di, ilang beses sumba-sumba. Oh. Ngayon, nung nasa ospital, nagmamakaawa nung night room. Kung kailan huli na. Do you understand? Yun ang mangyayari dun sa mga empty ships. Kaya, huwag kayong mag-alala. Pag may nangyari, sabi ko sa'yo eh. Tsaka kung masarin, di ba? Bad yun, ha? Sa utak mo lang. So anyway, the silver ship, ito naman. These are the people, has it been in the business long enough to understand it to the point of really getting serious about it? Sino yan? Yan yung mga downlines nyo na in-love sa product. Na talagang hindi lang nila alam kung paano palakihin. Marami kang downlines na ganyan, yung product lang ng product. You know what you have to do with them? You have to turn them into gold. Ano gagawin mo? Ang sikreto, papaatindin nyo ng events. That's the importance of yung mga downlines mo na sobrang addict na sa product, na talagang they love the product, you invite them with the events. Especially pag may mga doctors forum, merong mga leadership rally, yan yung time. You understand? Now, sino naman itong mga gold ships? Ito yung mga seryosong tao. Paano kung wala naman? They are eager to learn. Laging pag may training, talagang hindi yan absent. Yung mga gold ships, sila yung laging apply na sa mana. Apply mo naman tayong kapasapin, ha? Apply! Asan ka ba? Apply mo ba mong update? Yan, yan yung mga gold. They are the excited about the business. Uy, talaga may training? Wow! Wow! Pag sinabi, talaga go, punta tayo dyan. O, yung mga ganyan, no? Pag sinabi may RST, sige, punta, no? They are that. Sino pa? They are making a commitment. Yan. Apply. Gusto ko na mag-dye mo. By hook or by crook, hindi ako natigil yan, mag-dye mo. Yan. Yan yung mga, ano, no? They have goals.
They have a list of names, no? Yung nagsusulat sila ng mga contacts. Alam kayo ba sa bahay nyo ganito ha? May tuturo ako sa inyo. Pag-uwi nyo mamaya, sulat nyo na yung mga pangalan. Okay, magsulat kayo yung 100. Doon sa system na gagawin natin, meron kami doon memory jogger. Pero habang wala pa yung printout, magsulat na kayo. Huwag na kayong mamili. Ang isulat nyo din doon, yung mga tao na pumapasok sa utak nyo. Hindi ibig sabihin nang may list ka, yun na yung mga prospect mo talaga na namimili ka. Basta kailangan mong isulat yung mga naisip mo, yung kardinero ng kapitbahay mo, yung karpintero na ano mo, yung mga taong nakausap mo, they understand? Yung nakatabi mo lang sa grocery, ganun yun, bakit? Tandaan mo, may system kung paano mo sila i-approach. Tuturo din namin sa inyo yun. Pero again, take note, balikan natin yung unang system, you can only work with 3 to 5 person. So, sabi ng mentor ko, I'm already starting that eh, ngayon, no? Ako, I make it a point every time if I'm out, kailangan kong magkaroon ng kakilala ng 2 friends a day. No? Kailangan mo, ang goal mo every day, makipagkaibigan ka, 2 friends a day. Sa Facebook, makipagkaibigan ka. Take note, hindi mo pe-presentahan, ha? Alright? Hindi yung... Pag nakakuha ko yan, bakit pagkaibigan ka lang sa Facebook? Baka naman, take note, kaibigan ha, baka naman unang kausap ko pa lang, gusto mo kuminom ng sunrise? Oh. Diba? Walang ganon. Alright? You make sure that you make 2, guys, sa Pampanga, diba? Tip ko sa inyo. Mamaya mag-Facebook kayo. No? Ano mo lang? Kasi bakit? Makikita nila sa Facebook yung activity mo. Darating yung time, mahihinog sila, pipitasin mo na, be patient. They understand? 2 people a day. No? It will make you very rich sooner. Ibang training yun. No? I'll teach you that. Now, they are fun to be with. Kailangan lagi masaya. Yan yung mga goal. They are positive. Now, what are you going to do with these people sa mga goal? To the world. Kasi alam mo, ang ganda ng phone app natin. Ay, magugulat kayo. Sobrang organized, na andun lahat, hiwalay-hiwalay yung mga perfect sa brata, sa complan, sa mga doctors, mga local doctors, international doctors, lahat nandun. Hindi sila malulula. Ikaw, ang kailangan mo lang matutunan, marunong kang mag-click. Marunong ba kayo mag-click? Kasi hindi marunong, tuturuan ko, ganun. Okay? No? Baka hindi nyo alam, no? All you have to do is click. Now, what else? You have to make them involved. How are they going to be involved? They have to attend events, they have to attend trainings, they have to be with the team, alright? Now, what else? And they have to upgrade. Paano sila mag-upgrade? Kailangan magtuturo na sila. Kasi lahat kayo soon, pag nakabisado nyo na yung teaching sa phone app, kailangan kayo na yung magtuturo. Lagi nyo lang panoodin yung video ni Upcookie, no? Kung ano, i-train o sabay-sabay kayo magturo. You have to upgrade. Bakit? Lalaki ka. Countries ang iyong ika-conquer. No? Countries ang iyong idodominate. You have the perfect system, no? To do that. Yeah, now, what after that, after you learned with working with your goal shapes, now you have to make sure that you have to start helping them to invite into the business meetings, no? Yan ay upgrade, di ba? Expose, involve, and upgrade. And after that, ito yung masama. How are you going to learn this? Yung fear of rejection. Para huwag kang ma-reject, you have to know to handle it very well. How are you going to do that? Gumamit ka ng third party. Alright? There are 3 things that you have to realize. Ganito yun. Merong approach on how are you going to help your people be involved. Paano mo i-guide yung downline mo sa pag-sponsor. 3 yan. Merong tinatawag na direct approach. Merong indirect approach. Merong secrecy approach. I-define natin isa-isa ha. Yung direct approach, gagamitin mo yan sa mga taong alam na kung ano yung ginagawa mo. Take note, who are those? Facebook friends. Lahat ng Facebook friends mo, mga kamag-anak mo, kaklase mo, kailangan mo silang i-direct approach. Bakit? Lalo-lalo sa Facebook. Kasi hindi mo na kailangan tagu-taguin na, bro, I'm going to set up a meeting with you with the business. Alam nga nila nagkakayani kay.
Di ba? Hindi mo na kailangan silang sabihin pa na may business kang ginagawang iba. Tatanoy ka rin kaya ni ka. Magugulat pa yung pagdinirekta mo. Take note ha, bakit? Kasi alam nila at igagaranti ko sa'yo lalo na pag nag-meeting yan, yung mga klase mo, nag-reunion, siguradong alam nila yung ginagawa mo. Bakit? Kasi ikaw yung topic. Kasi wala ka doon, di ba? Ano sabihin sa'yo, ay yan, si Lynn, ay grabe, nag-networking, taguan natin yun. Di ba? Ganun yun. Pag nag-meeting, sigurado yun. Kasi lalo pag close mo. So, ang gagawin mo, paano mo sila invite yung mga tita mo, tito mo, alam nila kung saan ka-involve. Tita, what do you know about Kayani? Tita, have you heard about Kirk Hansen? What do you know about Nietzsche Oxide? Are you familiar with this? Ganyan ang pag-invite sa mga taong close. Kapit-bahay mo. Lagi na ka naglalagay ng Prada. Bibibibib na Prada. Kayani. Huwag nyo yun. Kayani. Hindi. Iba. Huwag iba to eh. Di ba? Yan yung hindi na pwede. Gagamitin mo lang yung indirect approach sa mga taong acquaintance mo. Paano yung mga indirect approach? Yung mga taong pinakausap lang sa'yo ng downline mo. Understand? Yung mga ibang apply, pwede mo bang tawagan to na ganyan? O paano? Indirect approach, ganito. Do you want to have an additional income? Do you want to experience more value in your life? O ganun. Why? O kaya naman, pag super close mo na talagang hindi mo alam, na matagal mo na hindi nakausap, na hindi, alam mo hindi nag-Facebook, pwede mo rin gamitin yung indirect na ganito. Tita, I just called you because I recently joined a group. We're in this group, its advocacy is to give value to feed people. The reason why I called you because I value you so much. Oh, di ba? Kilig to the bones ka naman. Hindi ba? Ganun yun kasi, lalo na pag mga, di ba bakit, hindi ka matatanggihan nun. You understand? You have to perfect and master the script of inviting. Hindi ka dapat nagpe-present sa phone. Another invitation is yung secrecy approach. Huwag na huwag mo na yung gagawin. Again, it is not suited for the scenario ngayon. Ang secrecy approach that was only effective in 1960s. Paano yung secrecy approach? Bro, kain tayo, treat kita ng lunch, doon na lang sa bahay. Yun pala yung isa-serve na pagkain, yung Kayani. What an amazing success! Patay, di ba? Imbis na iserve yung ulam, ang isa-serve yung company DVD. Mabubwisit yun, no? Kunyari, happy birthday, o invite mo ng birthday. Yung pala yung ipe-present, yung ibublow na cake, yung wild Alaskan blueberry. Mabubwisit yun, no? So, hindi na effective yung mga ganyang approach na yun. Yung kidnap, yung ano tayo sine, o papakainin kita, pero susulpot si upline. Mukha kayong mga desperado. That's not, alam mo yun? That's not very effective nowadays. Unless, yung i-invite mo, pwede mong kidnap kung talagang yung dala mo naman, talagang person with stature. No? Parang yung talagang alam mo mai-intimidate siya. Na talagang, o kaya yung lalaki na mahilig sa chicks, dadalan mo na babaeng sobrang ganda. Yung pala yung upline, no? Di ba? Kahit makidnap yun, tumutuwa yun. So, depende. No? But bottom line, hindi na siya effective. Alright? So, that's the approach. What's the point? Kasi ang mga tao dito lang na pagbago, rejection is the most hardest part. Alright? Sino ba yung gusto ma-reject dito, taas ng kamay? O diba, syempre lahat naman ayaw ma-reject. No, kung talagang ayaw mong ma-reject sa negosyo natin, isa lang ang dapat mong gawin. What's that? Huwag kang mag-invite. Alright? Pag hindi ka nag-invite, wala akong negosyo. No? So, yun lang yung bottom line, mara-reject ka talaga. There will come a time na talagang lahat ng mga magaling ka pang mag-approach, meron talagang mga taong mga mean. Alright, kapag meron kang na-experience sa mga tao ng mga mean, ito na lang isipin mo. Kunyari, kahit kaano ka na talaga mag-explain, ang galing mo na talagang negative, may mga ganun, ito ang iisipin mo sa kanila. Pag may ganung tao, sobrang nasaktan ka, ito isipin mo, ayan ka. You are sitting on the dock. Ano yung dock?
Yung parang daungan. Tandaan mo, ships ang hinahanap mo, di ba? When you're sitting on the dock, anong iisipin mo? Ginagawa mo, naglo-launch. Di ba? The more they did not join you, I tell you, it's the risk, not you. Why? Nowadays, it's so scary. The food that you eat is not going to nourish your body. You need to protect yourself. You need to really give the proper nourishment. So, yung mga tao na hindi talaga nag-join ng Kayani, they are on the scariest part of their lives. So, huwag kang matakot, lulubog ka din. No? So, it's like that. Alright? So, that's the case. Now, where are you going to spend your time? Are you learning? Yes! Are you learning? So, those are the things that you have to expect here for you to be really strong. Ulitin natin, no? Hindi mo kailangang maging madaming kakilala for you to be successful. 2 or 3 persons are enough to start. Number 2, hindi mo kailangan magbenta. This is a teaching business, a training business. Number 3, you have to commit in your dreams. You have to love the product and share it to people. What's number 4? You have to set expectations. Kailangan mong malaman na hindi to paunahan. Hindi to, hindi ka mauubusan. Number 5, you have to really what? Be prepared, no? Sa mga tao, aalamin mo yung ships nila. No, you have to know who are you going to work with, the gold ships, the silver ships, and the empty ship. Ano yung pang-anim? Huwag mong isipin na lulubog ka dito. Kailangan malaman mo how are you going to approach them properly. If they hurt you, if they said yes, don't worry, you are not going to sink. Sila yung merong kawawa. Do you understand? So those are the things you need to really put in your mind. Now, this 7, where are you going to spend your time? Take note of this. 100% of your time in the beginning, you have to find your serious gold ships. Alright, huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakakuha ng 3 hanggang 5 seryoso. Alright? Pag nakakuha ka 100% of your time, parang ganito, may technique dyan eh. Kunyari, nagseryoso si Lynn. Okay, Lynn, gagawin nyo ganito. Ito yung planner ko. Since seryoso ka akong apply mo, lahat ng Tuesdays of the month, kasama mo ako. Buong month ng May tsaka June, Lynn, mag-schedule ka na. Ako ang tutulong sa'yo. Okay? Ganun yun. Okay, ngayon, yung isa mong downline. Ang pangalan mo, sir? Oh, si Better. O, Beta. Beda. Pagbigyan ako. Beda. San Beda? Si Beda. Okay, Sir Beda. Ang oras ko sa'yo, Thursday. Mag-commit ka sa akin, Thursday. Buong Thursday of the month, tayo magkasama. Make sure na meron kang gagawin dyan. Do you understand? So, 2 na yon. Ano pangalan mo si Tart? Pia. O, Pia, sa'yo ko every Friday. Okay? Ang trabaho ko sa'yo, kailangan, by hook or by crook, meron kang bagong in-invite, alright? Kailangan, pe-presentahan ko yan every Friday. O, di 3 na. You have to reserve one day for the group meeting. O, di meron ka pang oras? Do you understand? Yan ang pag-handle, hindi yung sabog-sabog. Pag nakakuha ka na hanggang hindi ka nakakuha na mag-commit na ganon, huwag kang titigil. Do you understand? Kasi yung commitment mo kay Sir Beda, pati down the line niya yun. O, ganun ang sistema. Tututukan mo siya, okay, every Tuesday ka, hindi ka, ikaw naman bilang, ano niya, inirespeto mo, apply mo, ganun din na nasa usap mo, ay hindi, kailangan talaga Tuesday ka, minisir. O, ano gagawin mo naman the following days, mag-aaral ka. Magsusort out ka, mamaya tuturo ako yung paano magsort out. That's the system. Kung talagang gusto mo maging successful, gawin mong 5 times a week. Kung talagang full time ka, o every Monday, ito ko, kay ano ko, committed ako ganito. Every Tuesday, committed ako sa kanya. 2 months yun. Kaya nga meron ito eh, okay. What is your why? So, may papagadag pa ako dyan yung kontrata, na kapag tumigil ka, diba? Mamamatay kang dukha. Promise. Okay? May nakapirmang ganun dyan, ha? Iba pa yun. Papipirmahin mo ng ganun. Kasi bakit? Yung system na yan, those are for the people who are serious. I will teach you how later. Yung talagang sistema. Do you understand? That's how you're going to do. Commit 2 months dun sa nag-commit. Alright? So, 100% of your time in the beginning should be spent on sponsoring people. Question. Ito yung sinasabi nila.
Sabi nila, should I not be spending my time learning as the first few weeks are supposed to be my training month? Yes. Ito yung kasama sa training month mo, yung pag-mentor sa'yo ni Upline kung paano niya kinuklose yung business properly. Do you understand? That's part of your training. Kaya talagang dapat si sponsor magkukumit sa bagong distributor for the first 2 months. Alright? Ganito yun eh. Sabihin mo yun sa downlines mo. Are you willing to trade to me your dreams by just giving me 7 to 10 hours a week of your time? Diba? Just imagine that 7 to 10 hours a week of your time. You're going to trade that to me because I'll be teaching you how to get your dreams. Oh, yun lang naman ang commitment mo dito eh. Hindi mo kailangan masyado matagal. Kailangan talaga may oras lang kasi nga may sistema. Do you understand? Now, ano sabi dyan? Okay? In MLM programs, you can sponsor someone else into the business just as soon you have been sponsored. This is our dilemma. Kadalasan kasi pag nag-sign up, anong sasabihin ni Upline? Huwag ka muna mag-invite. Kasi hindi mo pa alam. Pag uwi mo ng bahay, mag-aral ko muna ng product. Mag-aral ko muna ng complan 5 beses. Ganyan ba sinasabi sa inyo? It's completely wrong. You can already start sponsoring by what? By, when you signed up, you can start, anong pag-aaralan mo, first step, may dadagdag pa ako dyan, yung script on how are you going to invite, ganito yon. Your invitation on the script, on the first inviting the person, is for you to, first step, tatawag ka sa phone, mag-set ka ng appointment. Gagamitin mo yung direct, indirect approach. Ipo-profile mo yung taong invite mo, they understand. Second step is you're going to meet them with a 30-minute presentation. Yung script na yon, yun lang ang kakabisaduhin mo. Ano yung 30 minutes na presentation na yon? Hindi ka magpe-present ng product tsaka ng complan. Yung 30 minutes na presentation na yon, your goal is to set up the another meeting with your sponsor. Take note. Ulitin ko ha, sa mga bagong sign up na wala pang alam na hindi pa kabisado ang complan, ano, hindi pa kabisado ang product, ano ang gagawin mo para makapag-start ka na mag-invite para dun sa oras ni Upline na every Tuesday, dun mo dadalhin. Ganun lang. Paano? Parang ganito, oh. Example. Okay, Beda, magkaibigan tayo. Okay, friends na tayo. Kling! Sir Beda, hi! Oh, bro, kamusta bro? Oh, ano na naman yung cookie? Oh, sige, live tayo. Bro, kamusta? Anong balita sa'yo? I'm browsing my phone kasi nakita ko yung name mo kaya naisipan ka ng tawagan. Ano na naman yan? Bro, grabe ka naman. Ikaw na nga naalala. Ano na naman yung sagot mo, bro? Ano bro, kamusta? Pwede ba tayo mag-meet? Busy ako eh. bakit yung books, sandali lang. I promise ko sa'yo bro, 30 minutes lang. Kapag lumapas ako ng 30 minutes, magkakalimutan na tayo. Libre kita bro ng coffee. Pwede ka bukas bro? Kita mo na? Yes! Ganun ang back take note ha. Sabi ko, bro, 30 minutes lang. Kapag lumapas ako ng 30 minutes, magkalimutan na tayo. Okay? Bro, libre kita. Bakit ganun? Kailangan mo i-dicta, hindi pwede, bro, kasi, ganun eh, pwede ba kita ma-invite? Hindi kasi ano eh, alam mo ba yung kayani? Boom! Patay! Walang ganon! Diba? Kailangan poster, wala kang babanggitin na kahit ano, alright? Sa phone call or sa text, wala kang babanggitin na kahit ano. Call pa rin ang mas maganda, kasi mararamdaman, pero meron tayong text na matalaga mahihiyain. But the phone is gonna, kailangan may urgency. Bro, kamusta? Binabrowse ko lang yung phone ko, kaya kita nahalala. Bro, pwede ba tayong magkita? Ano naman yan? Ikaw naman, naalala ka na nga, ganyan pa, bro. Oh, mahihiya yun, syempre, di ba? Bro, bukas meeting tayo. E, bisa ko, din the following day, gusto ko kang makita. Oh, di na makakatanggi yun. Doon tayo mag-usap, ikaw naman, bro, oh. Oh, ganun po, di ba? Ganun, oh bro ha, oh, set ko na yan. Oh, ganun. Yun ang pag-invite. Pagdating doon sa meeting, anong gagawin mo?
Parating pa rin siya, huwag mo siya antayin pa uwi. Nakita mo na siya pa sa, ang tip ko sa Starbucks. Starbucks kayo mag-meet. Kasi bakit? Ang imi-meet mo sa isang araw, 10. Okay? Kasi sa Starbucks, 100 lang budget mo, 24 hours pwede ka na doon. Okay? Tipid-tipunin mo lang yung inom. Ha? Ganun yun. Di ka papalisin doon. Mukha ka pa rin pogi. Basta may nakikita silang ganun. Love ka nila. Okay? Huwag mo lang ihalatang matunaw na. Ha? Ganun lang, no? So, pag nagutom ka, bili ka nung... Di ba? Yeah. Oo, pala-pala mo doon. Yung mga yun lang, 150 peso. Magsama ka ng apply mo, 50 kayo. Hati kayo sa, di ba? Starbucks, the best. Pagdating ni bro, no, ni Beda, ano gagawin mo? Pagkita pa lang niya, happy ka na. Oh bro, miss kita bro. Kaya, ganun agad. Ngayon, upo mo agad. Pag upo, bro. Wala lang pa kemi-kemi. Talagang ipakita mo na urgent ka. Ito na, bro. I'm currently doing a business wherein we are expanding in 6 to 8 countries. Gusto ko tang isama. Ganon. Okay? Ano naman yung book network? Bro, iba to. Hindi ko siya kayang i-explain sa'yo. This business, I've been partnering with a multi-billionaire companies in America. Kaya lang, mas maganda, nangako kasi ako sa'yo na hindi kita pwedeng bigyan ng matagal ng presentation ngayon. And I am not the one who's going to do that kasi hindi pa ako expert. Pero i-assure ko sa'yo na itong gagawin na to mababago buhay mo. Kasi ako bro, sa totoo lang yung pamilya ko, mahal na mahal ko. Ngayon ko lang na-realize, mayroon pala akong kayang magawa. Bro, excited ka bang i-explore sa akin itong negosyo na to? O ano sabihin mong praso ko? Wow! Hindi na nga makasagot oh. Hindi na magtatanong yan. Do you understand? Kapag nagtanong siya, ang goal mo is, bro, please, yung mga questions mo, umattend ka sa next meeting namin. Meron kaming meeting. Or next meeting mo, kasama ko yung upline mo. Do you understand? Do you understand? Ganon ang pag-i-invite. Okay? Ang gagawin mo yon, yung next process nun, iuupo mo siya sa next meeting. Pag nangulit, bro, hindi nga pwede. Kasi nga, nangako nga ako sa'yo na 30 minutes lang. Kasi nga wala kasi bakit? Hindi ka nga marunong mag-present. Tapos anong bago ka pa lang? Di ba? Guess mo? Unless talagang with posture ka na, kagaya ni Up Cookie, ni Ka, or talagang kaya mo na. Do you understand? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga downlines na walang alam. Okay? Kasi ang tanong dilema nyo dyan, paano nyo pag i-invitein yung mga downlines na walang alam? Diba? Pagdating kasi ganito nangyayari eh. Dahil walang alam yung downline, pag pre-present sa'yo, wala ka ng posture, ang dating mo, nagbebenta ka ng product, nagigets mo? Ito yung sinasabi, please, please listen very carefully. This is very important. You have to understand this. Ganito yon. Ito yung sinasabi ng mentor ko that you have to make the business as the lead. Because what we do in this business is we are taking the product as the lead. Do you understand? Ang nangyayari kasi sa atin, ini-invite mo yung tao because of the product. Ang problema, kapag sinimulan mo yung tao because of the product, ang tingin niya sa'yo, kahit ginagamit mo pa yung word na share, ang tingin niya sa'yo, nagbebenta ka. Ang tingin niya sa'yo, ayaw niyang gagawin yung negosyo mo kasi ayaw niyang gayahin yung ginagawa mo. Do you understand? Kailangan sa pag-i-invite mo, iba. Bakit? Kasi kapag hindi siya nag-join sa negosyo, doon mo siya babanatan ng product. Again, bakit ganon? I tell you are sorting your people. You are looking for your three serious people. Do you understand? Yes. And the product is really good. Kaya hindi mo na kailangan i-explain sa una. Siya na ang makaka-discover ng product. Do you understand? Ganun yun. Pero kung talagang magulong at, busy ako bro, talagang pasensya na. Ito na lang. Bro, I care about you. Tingnan mo. I care about you. Sobrang busy mo. Sobrang stress mo sigurado. Bro, i-download mo yung phone app. Hindi na ako magpapaliwanag. Yung doktor na. Tingnan mo kung ano nangyayari. Yes! Do you understand? Ganun. Ganun ang pagpipresent. Do you understand? Kailangan business muna. Alright? Magsusort ka. Kasi bakit? Pag binaligtad mo, yung turo sa akin ng mentor ko, sabi ko, kaya pala. Totoo naman.
na ano, tingnan mo ha. Pag Prada kasi pamisip mo, lalo na, ang tingin mo salesman eh. Kahit sabihin mo pa rin nag-share ka eh. Nautak yung share, share, share. Kunyari pang share. Pero benta ka rin. O, diba? That's wrong. Kaya nga, tingnan mo yung posturing. Ulitin ko, diba? Tatatandaan niya, bagong distributor. Ano lang ang kailangan gawin ng bagong distributor? Kabusayo ka po sa doon yung script ng pag-invite. You understand? Yan yung sasabi niya, no? You may have to, you know, you can sponsor someone else to the business just as soon you have been sponsored. So pag bagong sponsor ka, anong gagawin mo? Pag-aralan mo lang yung script. Ano sabi ng mentor ko? Pag-practisan mo yung aso mo. Hi, Tom! O, di ba? Okay, yung ding-ding. Hi, Tom! Kumusta na to? Practice ka bago ka tumawag kung hindi ka komportable. Do you understand? Kailangan pag nasa phone ka, kailangan nakangiti. Yeah. Alam niyo ba yun? Na nararamdaman ng kausap mo pag nakangiti ka? Yes. Ganun. Kahit nga wala ka pa lang, di ba, bago pa mag-inom? Ramdam niya yun. Honestly, yung energy mo on the phone. Hi, Tom! O, di ba? Bro, kamusta na? And sabi ng aking mentor, start with your warm market. Okay? Kailangan ang approach mo is business. I'm currently involved with a very good business partner wherein we are expanding in 68 countries right now. And I want you to join me because I know you could do it with me. But what's that? They are great business partners. Their business are 120 years in existence. They are into oil business. They are into agriculture business. Now they're expanding in the Philippines. Their main goal is to make yourself healthy. That's it. Are you interested in exploring this opportunity with me, Tom? Wow. Tapos na. Hindi naman kasagot yun. James. Diba, James? Jane Daga. Di ba gano'n, no? So, pag gano'n ang approach, pag sabi niya, kailan ba yan? Bro, attend ka nito. Kaya nga dapat teamwork. Kasi, isa-send mo na siya dun sa meeting kung kailan kasama si upline. Mas maganda yung meron kang ICM, yung nagagawin namin sa Manila, no? Yung ICM na yon mas grabe rin. Tuturo ko rin sa inyo kung paano. Tingnan niyo, if you're doing that kind of approach, magugulat kayo. You will be getting more committed people and masosort out mo na kaagad. Yung mga taong ayaw, bro, you better try the product. Kasi nga busy ka. Pag sinagos ka, busy ako, bro, dami ko ginagawa. That's why you need to take good care of yourself. Nakakatakot na yun, bro. Yeah. Bro, ikaw lang, no? Since ganyan, okay, share mo sa family mo. Ako na yung phone when you download the app. I'll send you the link kung paano panood it. Diba? Sabog. Pag nakita pa yung phone, iTunes, Google Play, high-end ka ngayon, di ba? Ang requirement lang, meron kang smartphone. Right? Pwede mong gawin, pero mag-isa ka. So, yeah, pwede mo siyang gawin. So, ayan, alright? So, when you have five, you have to teach them. Alright, now, this is the rhythm. 95% of your time, you have to work with your goal shifts, alright? Kailangan sa mga goal ka nakipag-workout. You have to help them upgrade, you have to help them do that. 2.5% of your time servicing customers. Siyempre, sino yan? Yung mga tao talagang ayaw mag-involve. Yung gusto lang bumili ng products. Hindi ka dyan magbibigay ng sobrang daming oras. Hindi mo sila masyadong priority. You understand? Kumbaga, kung meron kang didelivery, tapos meron kang appointment, cancel mo yung didelivery mo, you have to prioritize yung appointment. You understand? Or manage your time. But, the another 2.5% of your time, that is the planting seeds. Again, planting seeds, hindi harvesting. Yung iba kasi kakaplant pa lang, gusto nang i-harvest. Yung naging pagkaibigan sa Facebook, yung naging friends na, biglang, alam mo yung kayani, boom! Wala na. Create friendship first. Friendship first. Friend. Bakit? By the time na i-harvest mo sila, pagtapos ka na dun sa lima. You understand? Yeah. Kami friends na kayo, di ba? Ganyan yun. Gawin niyo yan. 2 Facebook friends a day. Hanapin niyo yung mga taga-Pampanga. Ang dami niyan. No? Tapos i-invite mo bigla pag may big event. Uy, bro, may event kami. Punta ka. Patay na yan. Eh, friend mo na eh. Bro, baka pwede na tayong mag-meet. O, tagal na nagustuhan ka talagang maging, makita personal.
Tama-tama, meron kaming event ng work ko. Boom, patay na yan. Eh, syempre, friend mo na. Biglang paparadaan mo ng mga sasakyan. Papakitaan mo ng ano, di ba? Tapos pag nagtanong, ah, ano lang yan? Yung mga regalo kasi yan dun sa mga kaibigan namin. Actually, ako rin mayroong gift lang. Di ba? Kasi may magpupunta ng mga team, oh bro, kumusta? Magugulat siya, may social proof na. Ay, nako, if you do the system right, that will be the thing. Now, take note, kasi sabi lang dyan, no? You have to, when you harvest, this is the time you're gonna get another one to really build, no? Pag nag-harvest ka na ng bago, tsaka pa lang kukuha dun sa mga plants. Kailangan yung list mo hindi nag-run dry. Ako ganun eh. Ako nga, mas matindi. Pag sa grocery nga lang eh. Pag sa grocery kasi ako, di ba maraming bumibili doon? Yung may mga daming anak. Ay, ang cute naman ng anak mo. Ano ka pa rin yung anak mo? Grabe, si Chikayo ko na yun. Ang dami binibili. Alam mo, bumili ka ng free range doon. Kasi tinanong ko yan. Uy, Maria, till next time, ako naman number mo. Oh, patay na yun. Di ba? Gagawin ko to, set ako muna ng mga quotes, kaya ganyan. Tapos, uy, Mari, kamusta yung anak mo? Uy, anak ko nag-aaral sa'yo, pero walang rekrutan. Oh, pag time that, tindindindin. May oras ka din. Ha? Ganun yun, ha? Wala ko to mga atat na, pero, yes, sunrise, sunset. Di ba? Pag, nakita ko pala, sunrise, kaya ni, patay, wala yung mangyayari sa, ano? So now, this one, this is very important, alright? What is this? One log, you have nothing, no? This is the importance of being together at least once a week. You have to realize this. Two kayo, you will have a flame. You're fire if you're three logs. Blazes kayo if you're four. What is this? Yung mga bagong downlines, hindi pa sila log. They are only a twig. Kailangan lagi kang kasama, lagi kang ina-update. Yung mga bagong sign up. Si sponsor, parang anak yan. Hindi mo naman kailangan masyadong babyhin, but they have to feel that you're there for them. Pag nagtanong sila, you have to show them how. You understand? So, ayan. It is very important to get your distributors together at least once a week. Nakikita ba kayo once a week? Hmm. Oh, yun. Mas good yun. Talagang sunugan ng baga. Ng lahi yan, di ba? Mas maganda yun. But yung mga talagang busy, you have to at least see once a week. Kami sa Manila, what we're going to do is, every Saturday, ang tawag namin doon, SF. What is that? Steak Feast Saturday Fun. No? Lahat ng car qualifiers, pwede rin kayo pumunta doon if you like. Pero kung marami kayo, gagawin natin sa Metro Walk tayo, Starbucks lang. It go to start, it will be starting on May. Lahat ng mga car qualifiers nandun. No? Ano lang gagawin? Bonding, you can bring all your guests. Ang pag-uusapan doon yung social proof. What's the plan? What are we going to do next? Ipapakilala mo yung mga guests mo sa iba. Ang point doon, gugulatin mo sila. Man, we really like this. We want to be with one another because we're creating change in this world. Wala, we're just having fun. We value ourselves and we want everybody to be healthy as well. Walang rekrutan, baliw yun. Ma'am, imagine mo, ito yung mga ano namin, no? Nag-open kami, so papakitaan natin ang mga picture ni Imelda Marcos, ni Manny Pacquiao, ni kanang kamay, ato din yung kanang kamay ni MVP, Manny Pangilinan, pupunta yung mga generals. O, tingnan mo yung bago mong dala, tunaw yun. Ano pa yung ginagawa mo, bro? Kung naman di mo sumisaya, sinasaya, buisip ka. Naka ko yung kaibigan, bro. Meron mga mayroon ko. Grabe ka. Ay, wala. Mag-sign up ako sa iba. Di ba? Ganun ang mangyayari doon. No? Kasi bakit? Walang presentation ng ano doon. No? You're just going to... Saturday fun. Is it would be Saturday fun. Ang purpose doon is you're going to invite them to the next meeting. Tapos na usapan doon. Parang kaya, ano punta ka doon sa SF namin sa get-together of the team? Sabo. Pas makikita, dalating doon, no? Eh, ilalabas na namin yung BMW. Woo! Nabalik na ba? Nakaganyan. Sabihin daw, oh, sino yun? Uy, ang ganda ng bumaba. Wow! Wow! Ipa-upline ko yan. Oh, talaga, close ko yan. Talaga, pakalala kita. Uy, grabe. Kinausap mo na. Sabi ko na, oh, hi. Oh, uy, grabe. Ikaw na mag-posture. Uy, bigay lang yung kay Upline. Oo nga, libre na yan. Uy, baka
ikaw na sumunod. Bubunta, ano yung pinasabi nun? Paano yun, bro? O, oh, diba? Alam mo naman ang mga tao. Mukhang greedy rin. Diba? So, ayan, no? So, you need to keep your dog together. Yun ang purpose na, no? Steak fee, Saturday fun. Alright? So, ayan, to be more. Tapos lahat tayo pala doon, every Saturday, we are going to wear green. Yeah. Magugulat. Yun ang talagang, with social proof. Tsaka dress to impress na green, ha? Baka naman sando na green yan. Galing 20 pesos na divisoria. Yeah, wag naman, ha? Dress to impress. Because our goal is to really, di ba? To attract people. They understand, no? So, ayan. Alright. So, motivation and attitude. Ito na. Alright. This is the thing that you have to understand in this business. Hot bath. Ano yan? Dito, meron tayong tinatawag na hot bath. Kasi, lahat po ba tayo na nadidemotivate sometimes? Yes. Honestly, nadidemotivate tayo. Yes. Ako din, ako nga, Green Diamond na, kumikita pa ng 2 million, nadidemotivate. Honestly, I'm demotivated. Imagine mo, bakit ako nadidemotivate? O, share ko sa experience ko. Imagine mo, araw-araw na ginawa namin ni Gab, nagpe-present kami. Doon pa sa Bakahan Manuka, na mahal-mahal doon, di ba? Pagod na pagod ka. Yung boses mo, kulang na lang, pumirma na, gusto na magpalibing. Tapos yung presentahan mo, hindi magsa-sign up. Lumuha ka na ng dugo, pawis, effort. Walang magsa-sign up. Tapos yung mga iba mo pang downlines, nalalagas. Hindi mo alam kung saan napunta. Tapos iba mong downline, re-recruiting ka pa sa ibang company, sa isang palin. Di ba? They understand. At hindi nakaka-demotivate, tapos maralaman mo na, uy, grabe, yung, bakit kung hindi na sila kumikita, may tatawag sa'yo, apply, grabe, hirap na si ganito, hindi na makabayag ang bahay, pati ko rin, ikaw naman, as Green Diamond, aawa ka, hindi mo alam gagawin mo, nakaka-demotivate, no? So, sabi ko nga, paano mo ma-maintain yung motivation na yun? Kaya hindi kayo nag-iisa. Kaya nga dapat, number one, you need to be growing and growing and growing. The main reason nga kung bakit ako nag-device ng system is because of my demotivation. Paano nangyari ganito? Ganito nangyari. Share ko sa, this is my own personal experience na nahihiya ako. Si Michael Boucher kasi, yung ating CEO, he is very close to me. We have a very special bond. No? Talagang hindi ko pinagyayabang yan, but our CEO is very close to me. Alam yan ni Ma'am Kate, alam yan ng mga founders, and si Carl Taylor, alright? Carl Taylor, si Kirk, okay na kami, nag-i-email kami, but CEO and Carl Taylor, they are like my dad. Ito na. So, every time na nagpunta kami, ito, yung huling-huli sa Leadership Academy, si Michael Boucher, nahihiya na ako sa balat ko. Ano, bakit? Hindi kami nagra-rank up. Siyempre, dito, top 1 ka, diba? Ganyan. Pero dun sa Amerika, you represent the Philippines, pwede ka nagra-rank up. Tapos, si Michael Boucher, nakakahiya kasi tinan mo, di inawardan kami nung last time. Eh, di tinawag ng Cap, eh, Cook, Clemente, Global Top Performer, ganyan. Di umuha kami, diba? Eh, hindi ko siya nakamayan kasi hindi ko siya nakita. Si Michael Boucher, hindi ko talaga nakita. Nakamayan ko lang si Kirk, si Sir Carl Taylor. Ano nangyari? Umalis na ako, hindi ko siya nakamayan. Nandun na ako sa dulo, hinabol ako ni Michael Boucher. Grabe. Talagang kinugratulate niya pa ako. Naiyak talaga ako. Just imagine, andito yung stage, nandun na ako, sa dulo-dulo, hinabol ako para i-congratulate. Alam mo, hindi ako natuwa. Alam mo yun, natouch ako pero nahiya ako sa balat ko. Imagine mo, ilang taon na niya ako kinukongratulate ng Green Diamond Top Performer. Kumbaga nahihiya ako na parang, wala lang, makaka-demotivate. Kasi bakit? It's not because of the money anymore. Parang sa akin kasi, dito kasi sa network marketing, yung success ng isang leader, ma-measure mo siya sa success ng mga downlines mo. They understand? Parang na-realize ko, yung success ko dito, hindi na enough kasi wala akong mga downline na nagiging successful. Kaya nahihiya ako sa sarili ko. They understand? Kasi kung pera ang pag-uusapan, hindi ko na kailangan mo at this moment. Ako ng school eh, this coming March. So kung pera yung pag-uusapan, I don't need that anymore. So I have my own preschool na, mag-expand pa yung pandesalan ko, yung call center ko, malapit na din. So, it's not the money anymore. Kaya kung pag-usapan yung pera, it's not that with me anymore.
My goal right now is to prove to my team that they can be successful at the same time. That's my goal. Na kayong mga kung kayo committed dito, mas committed ako sa inyo. Kasi sa totoo lang ha, hindi ko na kailangan magsayang ng oras na mag-device ng sistema. Kumbaga, ano bang bottom line? Oh, life, pera. Hindi ko na kailangan ngayon. We're done, no? May sarili akong bahay, I have my businesses. Tuloy ko na lang yung income ko na 2 million ilang buwan. Na ilang buwan, ilang taon na lang yan. I will be financially free. Retired na nga ako eh. Kaya it's not enough. Kasi nga ito yun. Ito din i-explain ito. Ganito yan. What is your motivation? Itong motivational rallies, going to seminar, getting together with your sponsor, reading more, moving some products, obtaining more knowledge. Ganito yan. Parang sinabi ni John Maxwell. Oh, sabi niya, yes! Katawag, mag-ingat, di ba tinatrain ko? Mag-ingat. And the trainer, John Maxwell! Woo! Hype na hype, grabe yun, trainer at John Maxwell. Alam sabi niya, Maxwell, I just don't know what will happen with you with the next 2 days. Ano ibig sabihin? Di ba ganun din tayo? Minsan pang nagka-training, hype na hype ka. After 2 days, Di ba? Nakatend ka ng training, leadership academy, pag-atay mo na ako, yes! After 2 days, huwag na nga, jade na lang. Di ba? Ganun na lang nangyayari. Why? Because your motivation is very, what? Based on a hangback. Ito yung sinasabi, kailangan daw, for you to be successful here, you have to have a what? Constant motivation. Kailangan daw yung attitude level of effectivity mo is higher. Paano mo gagawin yun? Simple lang. You have to make sure that you find your 5 serious people and you have to commit with them. Like me, what keeps me going is you guys. Honestly, lahat ng mga downlines ko na sobrang committed, yan yung reason ko kung ba't ako nagtatrabaho pa. Hindi na yung pera eh. Bakit? Kawawa naman, hindi niya alam kung paano gagawin niya. O, kawawa naman to, gusto mabago yung pangarap niya. Paano mo ililid? Dapat ganun ang psyche mo. Hindi ka dapat titigil dito. Again, what is our goal here? Our goal here is to change people's lives. Yeah. Our goal here is to help one another to be successful. You understand? So, if that is our goal, that's a serious thing. And if that is your goal, kahit kumikita ka, you will never stop. You will never be complacent. You will innovate. You will educate. You will be higher. Because ano sabi nga, di ba, ng mentor ko, cookie, your only responsibility is for you to be successful. Kasi hindi ka magiging successful pag hindi sila successful. And for me, my success, how will I define success? If everybody who is taking note, who is committed, magiging successful lang ako pag yung committed na tao na yun magiging successful din. Ang tanong, committed ba kayo? Yes! Diba? Kayo committed? Yes! Kasi ang commitment ko sa inyo, commitment namin ni Cap, more than 100%. We will do whatever it takes to make you successful, but be sure you're committed with it. Kasi pag ginawa niyo yung system, pag pinag-aralan niyo yung system, wala kang way para hindi maging successful. Yes! Ito yung sinasabi nito. Alright? Paano yan? Ito yung sinasabi. The more you sponsor, okay? The more deep it is, the more hotter it gets. The more yung commitment level mo, yung attitude of effectivity mo will raise high. Parang ganito yan. Yan. Imagine this. Yung sun. Di ba? Yung araw, kung iisipin mo, that is the most powerful source of energy. Di ba? Buong mundo nga ay dependent sa kanya eh. But take note, ang araw ba pag umiinit, kaya niyang pakuluin yung dagat? Pero siya yung pinaka-powerful na source. Di ba? O, ganito yan. Sir Beda, ikaw yung araw. No? Si Sister, yung pan. Okay? Kahit gano'ng kaka-powerful, hindi mo kayang pakuluin si Sister. You can only make her hot. Pero the only way for Sister to really boil to 100% commitment, is for her to develop the people that she's going to help. Do you understand? Kayo din dito. Ang magiging success nyo dito, yung para hindi kayo talaga malusaw, to keep you burning, is to find your people that you're going to help by hook or by crook.
Kasi pag hindi ka nakahanap noon, hindi ka nakahanap ng mga taong committed sa'yo, mabilis ka nawawala. That's the main secret. For you to really have your attitude level to go up, you find people to help. Pero take note, people to help with commitment. It should be a give and take relationship. Because that is the law of the universe. No? Give, take, give, take, give, take. Kaya ang ganda ng networking eh. Kaya ang sobrang proud ako sa industry na to kasi ang sarap. Pag maging pag-successful yan, ibig sabihin, continuous ang duplication yan, ibig sabihin, ang galing na leader na. You will sustain here if you have, you've developed leaders that's going to lead other people. Parang discipleships. Do you understand this? Now, another way for you to develop that is you have to share your excitement. Ayan o. Ganito yan. Ikaw bilang downline, what is your responsibility? You have to share your excitement kay upline. Upline, grabe. Nag-qualify ako. Pag may sign up ka, tawag kay upline. Hindi yung, upline, grabe. Yung kuryente na. Upline, wala na kaming makain. Oh, hindi ganun. Tandaan mo, tao rin si upline. Ang responsibility sa'yo ni upline is to help you grow. Hindi bayaran yung kuryente. Do you understand? Hindi pwedeng ganun. Although, you're in a relationship business, but you have to take care of your own responsibility. Do you understand? Ganun yun, no? So, excitement lang yung pataas. Hindi ka pwedeng magkwento. Pati si upline, huwag na huwag mong kukwentuhan si downline na negativity pababa. Kahit gano'n pa yan ka-harsh, huwag kang magsalita, hayaan mo na lang. Kasi, again, yung mga taong nagsasalita na masasama, walang mga pera yun. At sabi nila, pag nakikipag-associate ka doon, wala ka rin ng pera. Don't waste your time listening to them. You make your time available for John Maxwell, Dale Carnegie. Hindi kaysa si Boy Abunda yung kausap mo na. Di ba? No? So, ganun yun. No? Ako talaga, kinikilabutan ako sa mga ganyan, natatawa ako. No? So, anyway, what's this? As you can see, lima lang talaga yung kaso sa pagpapakulo ng pan. No, anong gagawin mo? Mayroon tinatawag na mga back burners. Itong mga back burners, yan yung mga users mo ng product. Take note, may system. Yung mga users mo ng product, lagi mo silang i-inform. Isasama mo sila dun sa Team Conqueror secret page. Kasi makikita nila yung mga galaw dun. Kasi ang goal mo sa mga product users mo, ma-convert mo sa goal. Yung mga back burners na yan, pag nakita ka naging successful, yan na ang susunod. Kasi involved na sila. Huwag ka munang magre-recruit ng mga bago. Balikan mo yung mga believe na sa product. You understand? Pero bago mangyari yung process, pag nag-ano pa lang sila, ayusin namin yung Team Conqueror lifestyle natin ha, papaalam ko pag-up na, we're working on it on the website. Sabi ko nga sa inyo, May tayo ha, talagang the honor roll, no, starts. No, ipasok nyo lahat doon, i-add nyo lang. Pero siguraduhin nyo lang i-add nyo ka-team natin ha, kasi bawal doon ang negative. Kasi once na may mag-post ng negativity doon, dama yung buong ano, kailangan tulungan tayo. Do you understand? No, kailangan yung site na yun, the secret group, to motivate everybody. Alright? No, so, yun. Now, what else you have to learn? This goal, no? Itong mga back burners, yan yung kailangan yung balikan. Alright, yan. So, that is number 9. Ito naman yung pentagon of growth. Ang pinapakita nandito, once you understand basically the concept, once you understand the heart of the system, hindi mo na mapipigilan yung growth. Yung sinasabi lang dito is, eto yan, 2 months, alright? Talagang tinutukan mo yung lima, as in, tinuruan mo yung limang serious people mo. Within 4 months, alright? Pwede ka na magbukas ng pangalawang linya. Do you understand? Kita mo yan? Pero ito, since na-equip mo sila, sila rin maghahanap ng kanila. Kasi na-duplication eh, di ba? So, habang tinuruan mo to, lalalim siya on the next month. Oh, kita mo yan? 6 months, nandito ka na. Okay? 2 months, 4 months, 6 months. Sila naman nagduplicate. Kaya take note, one at a time. What's the point here? Pinapakita nandito, if you are going to follow the system properly,
since na-build mo siya, kahit mawala ito, kahit mawala ito, kahit mawala ito, kahit mawala ito, yung binild mo na foundation, hindi pa rin siya matitibag. So what's my point? Just do the system. Follow the system. Be committed with the system. What will happen? Everything will turn out in good results. Kasi nga, nag-build ka na ng matinding foundation. Yung sinasabi ng Pentagon of Growth. Sabi ng mentor ko, Cookie, if you really want to explode in your company, you have to make sure that you're going to repeat the system 5 to 7 times a year. So, ibig sabihin, yung pag-mentor mo sa mga bagong agila, it's 7 times. So, that is like 7, 14, 21, 28, 35 people in a year. Na talagang personally mo, bine-mentor. Yun ang turo ng aking mentor. Sabi niya, i-repeat mo yan ng 5 to 7 times a year. And what is a good news is, sabi rin ng mentor ko, for you to be successful, you have to make sure that you have a 1-year calendar of activities already. So sa Team Conqueror, tayo may gano'n na. No? We're going to make it flat for everybody so that you can plug in. Kasi nga, di ba, naalala yung sinabi yung konsepto dito? You need to heat up one another. And events are very, very important. Are you learning? Yes. Are you learning? Yes. Now, this is the concept. Okay lang ba kayo, hindi pa kayo kumakain? No? Okay lang? Let's tuloy natin kasi means lang ako nandito. No? Okay lang? Yes. Or you want to call it goodbye? No? So, alright. So this is the thing that you have to realize. Once you're here, you have to realize that you're going back to school. These are the things that you need to consider. Dadagdagan ko pa to, no? Wrong attitude, who can I get into my business? Huwag mo isipin na, sino kaya yung pwede kong kunin para mag-sapphire na ako? Ganun ang mentality natin, aminin natin. Tama ba? Yeah. Ang nasa utak mo, naku, pang-sapphire ko yan. Dapat nag-sapphire na ako. Kaya nagkakagulo eh. Ang motivation mo, pera, hindi yung utak mo, sino kaya pwede kong matulungan para mag-retire? Sino kaya yung pwede kong i-mentor na para maging i-value niya yung sarili? That should be your main agenda. Hindi yung, kasi pag ang agenda mo, ay hindi nakapag-produce to. Wisit, pang-suffer ko to, mali ako. Ganun eh, mali. You have to realize that it has to be like, who am I going to offer the next opportunity to retire? Now, it is like this, yung sinasabi, what do you mean by school? It means the school of involvement. Once you commit, diba, yung sinabi niya, kailangan mo, once nalaintindihan mo, hindi mo kailangan ng maraming tao, hindi mo kailangan masyado magbenta, this is a fiction business, nag-commit ka na, nababagoy mo yung dreams mo, ano yung dun pa lang, nag-may school of involvement ka na, ano yung school of involvement? Pagising mo sa umaga, magpe-pray ka, mag-self-development ka. Pag-aaralan mo yung mga videos sa phone app, pag-aaralan mo yung mga training sa phone app. Kasama yung school of involvement. Kasama yung pag-set up mo ng appointment sa phone. Kasama dyan yung pag-set up mo, pag-explain mo ng appointment na kasama si apply. Kasama dyan yung pag-attend mo ng events. That is the school of involvement. Kailangan pag nag-commit ka, you have to make sure na gagawin mo yon. Bakit mo siya kailangan gawin? Because you are what? Putting your confidence in yourself. Because the more you know, the more you are going to be confident. Kagaya ko, bakit hindi ako matinag-tinag na kayo sino scientist? Eh alam ko yung pasikot-sikot ng product eh. Alam ko yung training ka ba naman ni Dr. Abbas Yutag pati ni Dr. Claire Francomano eh. Oh, bakit yung mga doktor sa Tagaytay, anong sabi? Grabe pala yung sibuki, no? Talo pa tayo. Oh, sa paningin mo sila, tawag na sa akin, Doktora Cookie. Oh, bakit? It's because, alam ko ba yun? Ako ba nag-invento ng product? No, because I get myself immersed. I get myself involved. Anong ginawa ko? Binasa ko yung mga history ni Barry Tan, pinag-aralan ko yung Prada, pinag-aralan ko yung mga pinagsasabi nila, kinukul ko si Doktora Claire Francomano. Bakit? O kasi kailangan ko mag-involve. Kasi kailangan ko ng confidence level. O bakit naman sakitaan? Bakit ang lakas ng loob ko? Kumikita ako ng 2 million, hindi na yun. Imagine mo, katabi mo yung senior citizen, kumikita ng 15 million a month. Hindi ka ba naman ma-insulto? 15 million a month, senior citizen, 72 years old? O.
15 million a month. Ang ginagawa ko, mga kaway-kaway, ngiti-ngiti. Medyo isa, nagpupunas na ng golf clubs, nag 30 million a month. Ano pinagkaiba natin sa kanila? Sila lang kasi committed, sila lang kasi involved, sila lang kasi may sistema. Kaya mo, kailangan mag-involve. Hindi pwede na pagkatapos nito, lumabas yung phone na, ilalagay mo lang. Paano mo gagawalakan ng dahilan ngayon para hindi maging successful? Gawin mo, pagising mo sa umaga, wala kang oras, hindi mo pa rin ginawa yung 1 hour na mag-dedicate ka. Pagising mo, pray, pag-aralan mo yung phone app, o pag hindi mo talaga magawa, habang nagsi-CR ka, pumagal mo sa trono mo. Oh. Instead mabasa ka ng dyaryo, yun ang panoodin mo, do you understand? Kaya yung the more you get in, the more you plug in there, I will tell you, you will develop. You will develop. Now, what I've realized with this, alright? Does anyone know a four-year college course where you are could graduate then hope to retire in 1 to 3 years? This is one thing that I realized. When I was studying in college, na-realize ko na, ngayon ko lang ito na-realize, grabe, nagpupuyat ako, nagbabayad yung magulang ko ng 100,000 a month, namamasahi ako, nagpa-project kami, nagbabayad ka ng mga sa thesis mo, di ba? Tapos pagka-graduate mo, ang offer sa'yo, start ka muna ng minimum. Hindi ka naman makakapag-offer ng retirement. What's my point? Hindi ko sinasabi na pangit mag-aral, ha? Don't get me wrong. Studying is very important. Why? It's going to make your brain very intelligent, and at the same time, it will develop you to the discipline that you need to know when you grow older. But if you're going to depend your future with your studies, I'm sorry to tell you, it will never, never happen. Because studying is created for your own personal growth, not for the growth of your wallet. You understand? So, ibig sabihin, you have to realize it. Nagbigay ka nga ng oras nung college kay, nagsunog ka nga ng kilay, namasahi ka nga, wala kang reklamo eh. Yung magulang mo nga, inutang pa yung tuition fee mo, baka hindi mo alam, nabaong sa utang yung nanay mo. Pero nag-commit ka, graduate ka, bakit ito hindi mo kaya mag-commit? Samantala, imagine mo, nag-commit ka sa pag-aaral mo, hanggang ngayon hindi ka kayang i-retire. Kasi mali ang konsepto mo. Ang konsepto mo, akala mo yung pag-aaral mo, yan ang sasagip ng buhay mo. It's wrong. You understand? Especially to the country where you are at. You have to accept it. Nasa third world country tayo at wala ka nang magagawa. Hindi mo pwedeng sisihin ang gobyerno. Hindi mo pwedeng sisihin ang current situation mo. You have to do something about that. And that's the reason why you need to get involved. You understand? Imaginein mo sa network marketing, tingnan mo ha, habang nag-aaral ka, nag-e-exam ka ba, kaya mo kumita ng 100,000 naman? Nagti-thesis ka ba? Yung thesis mo na ipasa mo, nag-on-the-job training ka, pinayana ka na ba ng kalahating milyon? See? That's the point. Sa network marketing, pinag-aaralan mo si Toko Troinos, pinag-aaralan mo yung complan, ginawa mo yung practicum. Di ba practicum yun yung tatawagan mo? O the job training, nagpe-present ka, pero kaya mo kumita ng 100,000 naman. Oh, nag-on the job training ka, bigla ka may libre kotse. Do you understand? That's the reason why do you have to be committed. Kasi, you have to remember that you are going back to school. Bakit kailangan din you go back to school? Kasi diba, habang nag-aaral ka, kailangan may time of involvement ka. Ibig sabihin, habang nag-aaral ka, hindi ka naman binabayaran. Binayaran ka ba nag-aaral ka? Oh, di ba hindi? Oh, kaya dito, kapag hindi ka agad kumita, huwag kang magmagaling. Kasi nag-aaral ka pa lang. Do you understand? Ang matindi nga dito, kung magaling ka, high honor student ka, kikita ka nga. Do you understand? Doon nag-aaral ka, sunog na kilay mo, kuba na magulang mo, hindi mo alam kasi again, hindi yun ang purpose. Mali. Ang purpose kasi ng mga tinawag yung mga magulang, anak, yan lang ang kaya ko sa'yo ipamana. Kaya mag-aaral ka, anak. Hindi yung mag-60s, yung ganyan na paghirap mo, lalo na kung nagtatrabaho lang sa employment, wala kang ibang source, mag-isip-isip ka, kuya. Ha? Tingnan mo bakit. Ayan ang mangyayari sa'yo. Pina-fast forward lang ngayon. Gusto kong malaman sa inyo, tayo mga Jade. Jade. Sino Jade dito? Tayo. Walang Jade? Tayo. Tayo. Yan. Sige. Tayo muna kayo. Huwag muna kayo mo po, ha?
Alam nyo ba kayong mga Jade? Ano kayong mga Jade? By just maintaining your Jade, ang value nyo sa financial institution, para kayong merong 6 million in the bank. Palakpakan nyo yung mga Jade. Just imagine ha, o tingnan mo ha, ang minimum income ng Jade is 10,000 to 15,000 a month, residually. That is only like 20 people using the product. Anong mas madali? Habang nabubuhay ka, ito, tingnan mo. Anong mas madali? Maglagay ka ng pera sa bangko o mag-recruit or mag-sponsor ka ng dalawang kaibigan mo every month? Anong mas madali? See? Bakit hindi lahat ng tao gumamit nito? Bakit? You are saving them for their what? For the hell in this world. Just imagine, o tingnan mo, sino ang mga pearl? Pearl? Wala. Sinong sapphire? Tayo. Sapphire. O, tama? Alam nyo ba ang mga sapphire na yan? Ang worth nila? Ha? Pag na-maintain nila ang sapphire, tandaan nyo, we are talking about residual income. Whether you like it or not, silang dalawa, darating ang time, hindi na bababa ang income nila, whether they like it or not. Why? Magdumpasay sila. It will not go down. Anong worth nila? Nandito sila sa, nagsisimula ng para sila meron sa 30 million in the bank up to 60 million in the bank. By just being a sapphire. Palakpakan natin mga sapphire. And that's true. Dito ako nabuhang, sabi ko, oo nga, no? Just imagine, o bakit? Maganda ba product ng Kayani? Yes! Nakakatulong ba yung product ng Kayani? Yes! Kailangan ba ang product ng Kayani? Yes! Yes. Why? You're talking about the nitric oxide. And I want to tell you that nitric oxide is the most important molecule in your body. If everybody in this world would just know that, and you are the sponsor, grabe yan. You are going to create a gold mine. Sabi nga, di ba ni ano? Sino nagsabi ng gold mine? Ako ba? Hindi. Si Dr. Tom Burke. Narinig yun yung video niya. Guys, you just don't know, you are sitting on a gold mine. Bakit? Ang pinoproduce mo, ang sinishare mo, yung pinaka-importanting substance sa bawat tao. Diba? Tuloy mo yan, ma'am, no? Ayan, no? So, bakit? Kaya, it's worth doing. It's worth sharing. Just imagine, no, Jory, no? Meron kang 60 million sa banko by just being a sapphire. Yan ang worth mo. Kaya, wag kang mahihiya na i-share to sa kapwa mo. Bakit hindi mo alam na ang ino-offer mong negosyo sa kanya is more than 30 million? Kami ni Kako, ito o, oh, times mo to, 3, 6, na meron kaming almost 1.2 billion sa bank. Yung mga apply natin, grabe. Apply bank, kumikita ng 50 million pesos a month. Di ba nakakasuka? Parang sabi ko, ano gagawin ko sa pera niya? Kakainin ko? Diba? I-share ko yan. And syempre, the more you have money, the more you can help people. Yes! Diba? Kasi ano ito mo na, kumita ka nga lang ng 5 million a month, ang dami mo nang mabibless. Diba? Ang dami mo nang mabibless. Unless talagang gahaman ka. Diba? Talagang huwag ka mag-alala. May sumibawi naman yan eh. Susunugin ka na. Kaya gulang. Anong problema? Mag-enjoy ka ngayon. Huli ang bawi, di ba? So, ganun lang naman yun eh, di ba? So, ako talagang, that's my goal. That's my heart. I want to really make sure na talagang mga take note, mga committed. No? Kasi hindi ako magmamakaawa sa hindi committed. No? If you're committed, we are more committed than you. So, we just have to do it all together. Is that great? No? So, tayo, as a team, yung team natin, you have to love it. You have to love Team Conqueror. Bakit? It's not me and Kat. It's about us. Again, we are in this industry. We need to team up. We need to create our own culture. Kaya huwag ka masyadong magmagaling na. Yung purpose ng pagbabranch out ng team, explain ko sa inyo mabuti ah. The reason why yung mga ibang team ginagawa nila yan
is because they don't understand the true essence of what you do. Creating a team is not for your personal ego. It's not for your own personal recognition na ikaw ang nagtayo. Creating a team, it should be for the purpose of creating change for the organization. Wala kang karapatang magtayo ng team kung wala kang sistema. Do you understand? And if you belong in a team, lagi yung iisipin, you have to take gratitude, no, to where you belong. Pwede ka lang kumiwalay dyan kung nakikita mo yung values ng leader mo is not connected with your values. Kasi again, if we are not going to do this together, hindi tayo mag-sustain sa negosyo na to. Yun ang maganda sa network marketing. Talagang, yung personality development mo, yung humbleness mo, yung being a good person mo, that's going to develop here. Kaya wag kayong magpapadala dun sa, kunyari, oh, bakit, ano, ito ah, ito yung nangyayari, no? Meron tayong mga team sa Amerika. They already started a team line. Ang dineside nilang team for us is Dream Team, no? So, what's the problem there is, yung culture ng Dream Team, it can never be applied to us. You understand? Yung culture kasi nila is they are going to like the American style. Hindi nila tayo tuturuan. You understand? So we cannot plug in there. Kumbaga parang ganito, hindi ka pwedeng makisaw-saw sa isang cool, parang ganito, parang ano bang kultura? Di ba yung sa pagkain, Amerikano at Pilipino, di ba naglalaban yan? Di ba po? Di ba po? Magkaiba, you understand? Mahilig sila sa hamburger, tayo hindi tayo mamatay sa, parang sa kanin. The same with them. Do you get my point? We are not making a stand to because we want to do this, we want to do that. No, it's not like that. I would like you to know because yan ang isang, kaya ko sinasabi sa inyo, you have to be prepared. Kasi baka mamaya meron kayong mga cross line na sabihin sa inyo, oh, bakit hindi niya yung dinding? Diba? Magguguluhan kayo, no? Do you understand? No, huwag na kayong magsalita. Sabi mo, we just value our culture. Yun lang ang sagot. You understand? Kasi hindi ko kayo, ganito yan. I will never ever lead you, me and Kat, to a place wherein mababahama kayo. Yes! Alright? Kasi, again, ang motivation ng success namin is your success. The one that keep us boiling down the line is your success. So, just trust and do the process. Kasi trinay ko na eh. Trinay ko talagang gawin. Kahit anong i-digest ko, hindi talaga. Sabi ko, kawawa yung team ko. If I will just sink in with what is happening, walang mangyayari sa atin. And I cannot let that happen. You understand? Because we Filipinos, we need to really to create our own to be successful. Kasi nga, again, I tell you, wala nga tayo kasing sponsor. We are just being placed. Alam yung placement tree, di ba? You understand? Di ba ito tayo? Yung sometimes yung downline mo, binabato lang. Na-place lang tayo doon sa under ng organization na yon. Pero yung personal touch, personal culture, we don't have that. And that is the saddest part, no? So yun lang, I would like to educate you and to let you know kasi baka mamaya, again, we are team and we have to protect one another. Pag may narinig kayong ganyan-ganyan, yung pampalito ba? May say, okay, stop it. Okay, stop it. Wala, pero huwag sisiraan, ha? That's not our culture. We will not say anything bad. Because I believe in the law of karma. When you say bad, it will go back. The only way you tell them is, we respect you, but we love our culture. That's it. We love you. We're good working with you.